I start na, antayin ko lang po si Senator. Si Edson Aguilo, ito yung magaling ito sa stats, no? Maring makabigay siya ng maraming inputs. Pipredict niya kung ilan ang lamang ng isang team minsan, eh. Hindi lang sa basketball, pati sa politika. Ito, dito ka, ito mo lang. Attorney Arnold Salbosa, Assistant Vice President, Attorney Jeneline Bilacura, Attorney Jerome Bumidiano from NBI, no? DOJ naman si Ma'am, Lieutenant Colonel Al Paglinawakan sa ating DIDM, Police Brigadier General from San Quezon. Yes. Sa anong DDM pa rin po. General Castile, Colonel Arceo, said for operations. DDM kan Samuel Mina. Salamat sa inyo. O si Don Aliado pala to. Iwa konsyal ka, konsyal sir. Kumusta na yung first five niyo sa San Juan? Handa na po, Senator. Kompleto na sila, eh. James Yap, Aliado, Paul Artadi, Ervic, no? Ervic po. And Samora. Apo, Samora. Si Mayor Francis. Lima na kayo. Apo. Versus Jingoy. Ay, wala pa. Saan? Sa kanila? Ritualo po. Papasok na po. So, hindi ko lang alam kung sino yung composition ng team ni Jingoy na lalaban sa inyo. No comment po. Vince Salvador, head coach lang. Juan Munti po. Juan Munti. Apo. Sa Munti team, no? Sa MPBL. PSL po, Senator. PSL. Juan Munti. Liderato Valenzuela, PSL. And Attorney Charles Albano ng Wismin Cup. Dito naman tayo, Attorney Melvin, PBA, Attorney Glenn Gakal, Legal Counsel ng MPBL, Kenneth Doremdes, ang ating idol, Coach MPBL, Ervis Tolentino, George Magsino ng MPBL, Glenn Cornell, referee. Ito yung inaalap nila last week. Very important yan. Of course, yeah. Sir Jong Chico, ating assistant coach, and ano, congrats sir, yun sa Gilas, Pilipinas, like nakita tayo last time. Dito na po si Senator Jingoy Estrada. Hindi ko pa inumpisahan, sir, inantay kita. Attorney Rene Sagisag, ating executive director ng UAAP, sir, salamat. Attorney April Joy Santiago, Legal Counsel ng NCAA. Attorney Yang. Okay. Maganda Yang kasi bata. And of course, sabi ko, Senator Jingoy, ikaw yung interesado for another hearing. At marami kang gustong malaman. So, shall we start? Good day, ladies and gentlemen. We resume the hearing of the Committee on Sports on the bills prohibiting game fixing. We shall also look into the allegations of game fixing in professional and amateur sports. Before we start, let me acknowledge the presence of Senator Jingoy Estrada. May we request the committee secretary to acknowledge the resource persons who are with us today, COMSEC. Good morning, Mr. Chair and Senator Jingoy Estrada. For this public hearing and inquiry in EDUB legislation into game fixing
In professional and amateur sports, we have the following resource persons. We have from the Games and Amusement Board, Attorney Richard S. Clary, the chairman. From Mr. Richard E. Bachman, the chairman of the Philippine Sports Commission. From the Philippine Olympic Committee, Mr. Russell Lino, General Manager. From the Department of Justice, Attorney Jeneline Bilocura, State Counsel. From the National Bureau of Investigation, we have Attorney Jerome Bemediano, the Chief of the Anti-Organized and Transnational Crime Division. From the Philippine National Police, we have Police Brigadier General Rodolfo Castile Jr., the Deputy Director of the Directorate for Investigation and Detective Management, together with Police Colonel Samuel V. Mina of the IDM also, and Police Lieutenant Colonel Al Paginaon of the IDM, and Police Colonel Randy Arceo of the Directorate for Operations. From the Philippine Amusement and Gaming Corporation, we have Attorney Arnold Ferdinand Salbosa, Assistant Vice President for Corporate Services Department. From the Philippine Basketball Association, we have Attorney Melvin Mendoza, Legal Counsel. From the Samahang Basketball ng Pilipinas, representing the coaches, we have Coach Jong Enrique Floro Uychico, who is also the assistant coach of the NLEX Road Warriors. We also have the referee from the Samahang Basketball ng Pilipinas, Mr. Glenn S. Cornelio. From the Maharlika Pilipinas Basketball League, we have Commissioner Kenneth Doremdes, together with Attorney Glenn Gakal, Legal General Counsel, Mr. George Magsino, Technical Head, representing the referees also, and Mr. Loreto Tolentino, representing the coaches. From the Philippines Super League, we have Attorney Idoni Tan, Legal Counsel, with Mr. Liberato Valenzuela, representing the referees, Technical Committee Head. From the Pilipinas Bismin Super Cup, we had Attorney Charles Agustin Albano, Special Consultant. From the University Athletic Association of the Philippines, or UAAP, we have Attorney Rene Andre Sagisag Jr. From the NCAA, or National Collegiate Athletic Association, we have Attorney Wilgard Jung and Attorney April Joyce Santiago, Legal Counsels. We also have Mr. Edson Sigito, Economist and Statistician, Mr. Don Aliado, former player of Barako Bull, and Councilor of San Juan City. We also have Mr. Vinci Salvador, the head coach of Juan Munti XUR Homes, together with the Juan Munti XUR players, Mr. Harold Miguel Arboleda, Mr. Vincent Sebastian Alves, Mr. John Harvey Quinto, Mr. Muhammad Sarip, Mr. John Cantimbuhan Jr., Mr. Ryusei Koga, Mr. Mark Sarangay, Mr. Michael Angelo Mason, Mr. Rensei Giralao, Mr. Kyle Sanchez, Mr. James Ingles, Mr. Rafael Gerald Flores, Mr. Ken Balbuena. We have also online Mr. Chair, Mr. Jose Emmanuel Palapal, the head coach of Sikihor Mystics, who is now in UK. We also have Mr. Maginelio Padrigao, the assistant head coach, and the players of Sikihor Mystics, Mr. John Cedric Peñaflor, Mr. Michael John Calomot, Mr. Jopet Quiro, Mr. Juan Andre Aspiras. That would be all, Mr. Chair. Salamat po, Comsec. Nandito po ba yung mga pinaimbita natin nung nakarang hearing? Lahat po? Kompleto? Kompleto po, Mr. Chair. Lahat po ng pati mga teams. So lahat po ng request ni Senator Estrada, narito po? Nandito po lahat, Mr. Chair. Represented talaga? Opo. Mismo sila? Opo. Except po yung sa Pilipinas Bismin Super Cup, Mr. Chair, na si Commissioner Kabahog, na nagsabi po siya kagabi ng message sa amin na bago nangyari na po yung scandal sa game fixing sa laban ng Lapu-Lapu Heroes at saka ng Sikihor Mystics, hindi pa siya ang commissioner that time. So bago lang po siya ngayon na commissioner. So importante po for those who did not give any reason, dapat valid yung reason nila. For those who did not give their reason for their absence, we can direct the committee secretary to issue a show cause order or explain their absence, no? At uso naman po yan ngayon dito sa Senado. It is well within our power and mandate to conduct hearings in aid of legislation. Article 6, Section 21 of the 1987 Constitution provided that the Senate or the House of Representatives
or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with its duly published rules of procedure. Section 1 of the Senate Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation provides that the Senate or any of its committees may conduct formal inquiries or investigations in aid of legislation in accordance with these rules. Such inquiries may refer to the implementation or re-examination of any law or appropriation in or in connection with any proposed legislation or the formulation of or in connection with future legislation or will aid in the review or formulation of a new legislative policy or enactment. Now, may we ask the ComSec to administer the oath of our resource persons today. May I ask all the persons who I called a while ago to stand up, raise your right hand. Pati po yung mga nasa online na players po ng CQ Hormistics, pwede pong itaas po yung kanang kamay nyo online para po mag-swear. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry in aid of legislation on game fixing of the Committee on Sports. Say I do po. Thank you po. You may now sit down. Thank you. Salamat, ComSec. Before we start the discussion, let me first give my opening remark. No, during the last hearing, we established that the Games and Amusements Board, which issues licenses to professional athletes and leagues, has the quasi-judicial power to suspend or blacklist a player who go against the ethical standards of a professional athlete. The GAB also has the power to investigate the cases motu proprio or even without an official complaint. According to GAB, they have already filed 32 cases since 2021, which includes players from professional basketball leagues. It was also apparent that one of the problems is witnesses are hesitant to come forward and present proof that indeed the game fixing is happening. Natatakot din sila, kaya dapat silang proteksyonan. The National Bureau of Investigation was able to pursue cases in 2019 dahil may mga witness, sabi mismo ng NBI, na mahirap patunayan ang game fixing, kaya malaking tulong ang pagkakaroon ng witness na mag-testify mismo paano nila ginagawa itong pagmaninipula sa mga games. We were also informed that the leagues use analytics and probabilities for the benefit of the players, pinag-aralan ng past performances and history ng players dahil malaking tulong ito sa teams. However, yun nga yung sinasabi ko kanina. Dito po ating statistician, economist. However, pwede rin pong gamitin ito sa mapang samantala at maaaring magamit sa game rigging o game fixing. Last hearing, we also found out that the referees in some leagues also receive small allowances, no? Isa rin to sa aspeto na dapat nating tingnan, baka kaya sila na involved sa game fixing dahil maliit yung nakukuha nila at natitempt sila dito sa malaking offer kung totoo mang merong mga game fixing. Having said that, we are also here to study possible amendments to the law. Nandito po tayo para mapag-aralan yung batas. Tulungan niyo po kami na mas mapaayos, lagyan ng ngipin at maiwasan po itong game fixing. Maring walang pangil ang kasalukuyang batas para matakot ang mga game fixers. Palagan po natin ang pagpapanatili ng integridad ng lahat ng sports. Ako po bilang chairman ng sports, isa po sa paraan na gusto kong labanan ang kriminalidad at ang illegal na droga through sports. Not only basketball, lahat po ng sports. Naniniwala ako na through sports ay malaking bagay po ito, lalong-lalo sa mga kabataan natin. I-encourage ko po to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. At through sports, marami. Marami pong madidevelop dyan. Dami tayong mga talents, no, na nakikita sa far-flung areas na hindi natin nakikita ngayon. Through MPBL, through PSL, through PBA, nadidiscovery po natin yung mga potential athletes natin na hindi nabibigyan ng pagkakataon noon. At kung mahaluan po ito ng anomalya, pandaraya at maging korupsyon, ang kahit na anong sport,
madudungisan ang mga larong ini-enjoy ng kabataan, mawawala na po yung essence ng sportsmanship at nakakawalang gana. Pag nakikita natin nawawala yung thrill, merong nagmamanipula. Ako mismo, basketball fan po ako since 1983. PBA fan, sakay lang po ako ng jeep, papunta dyan sa Cubao, punta ako ng Ultra. Ultra pa yan, field sports ngayon na kasalukuyang tutulungan natin na ma-repair. At enjoy talaga ako. Nakakawala lang stress, lalong-lalo na pag yung laro ay alam mong down the wire at thrilling. Mas masarap po na manalo na iyong pinaghirapan at pinagpawisan. Kahit anong larong sports po yan. As a sports enthusiast and basketball aficionado, I condemn game fixing not only in basketball but in all sports. Nakakasira po ng tiwala sa ating mga kababayan sa sports at nagiging bahid ito sa imahe ng ating mga atleta kung napapasukan po ng game fixing. Through this hearing, we also hope to uncover allegations of game fixing. Dapat po'y managot yung mga taong nagsasamantala sa pagiging passionate ng mga Pilipino sa sports. Biktima dito, hindi lang ang mga manonood, kundi pati na rin po yung mga atletang tapat sa laro at ang imahe ng Philippine sports. But on the other hand, gusto ko rin pong malaman natin dito, paano po yung mga inosente na napapangalanan, masisira na po ang kanilang career. Dapat po'y mapakinggan sila. Ang importante dito, paano natin ibuo itong pag-amend sa game fixing law ay paano yung i-determine talaga kung totoo at proteksyonan yung witness at malaman natin yung katotohanan. Always the truth. Kahit sa anong bagay, always the truth lang tayo. Kung doon tayo iikot sa katotohanan lamang, hindi tayo magkakamali dyan. Always the truth. May I now ask my fellow senator, Senator Jingo Estrada, do you have any opening statement, Senator? Yes, thank you, Mr. Chair. Magandang araw po sa inyo lahat sa ating mga panawin, lalong-lalo na po ang tagapangulo ng Committee on Sports, ating kasama Senator Bongo. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa mga panukalang batas na naglalayong sugpuin at wakasan ang salot na game fixing sa Philippine sports na unti-unti sumisira sa imahe at integridad ng mga sports competition at maging sa ating mga atleta at manlalaro. For this representation, it is important that we place in the records of this committee and of this institution how game fixing is or can be committed in order to craft and institute effective policies against it and to serve as practical basis for the provisions that we will put into the committee report. That is why I would like to thank the committee headed by Senator Bongo for including in the agenda of the second public hearing the motu proprio investigation on allegations of game fixing in professional and amateur sports. Malaking bahagi ng pagbabalangkas ng batas ay pagtuklas at pag-aaral kung paano ba talaga nangyayari o naisasagawa ang game fixing. Sino-sino po ba ang nagkakaroon ng kutsabahan? Mga coaches, referees, team managers, at umaabot po ba ito sa mga league officials and commissioners at mga sports betting sites? How do the syndicates operate and manipulate the outcome of the matches? How can we equip our regulatory investigative agencies to become more effective in detecting and pursuing cases of game fixing? We will be happy to receive your inputs and actual experiences about alleged incidents of game fixing so we can further strengthen the current mechanisms and craft a potent measure against this menace. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, if I can Pwede po po. Mauna kayo or pwede rin nating ipapresenta mamaya yung ating mga resource. Maybe persons. Our resource persons might have something to say or they have an opening statement. How about you, Edson Guido, no? As a former statistician, analytics opo. Ng ABS-CBN noon, di ba importante itong kapagbibigay kayo ng inputs na gagamit ng team ito opo. Para sa lahat, sa future games, sa paano yung pagkukulang ng isang team, saan sila napaka-importante po nito. Tama pwede po. Pong
makapagbigay ka ng iyong idea. Opo. Dito sa ating committee. Good morning, Mr. Chair, Senator Bongo. Good morning, Senator Jinggoy Estrada. Tama po kayo, no, Mr. Chair, talagang napaka-importante ng statistics pagdating sa larangan ng basketball. As you mentioned before, talagang halos lahat ng teams meron ng mga statisticians sa kanilang mga basketball teams dahil tinitingnan din yung mga previous performances kung saan pwede mag-improve, ano yung mga kailangan pang pagandahin sa kanilang mga systems, no? In fact, sa NBA ngayon, nauuso yung video tracking na statistics. Ganun ka sophisticated na po yung statistics na meron sa NBA. Kumbaga, titingnan yung player movements, saan ba mas madalas pupunta isang player, sa kaliwa, sa kanan, player tendencies, kung saan mas effective yung mga players, no? Ngayon, so, a few years ago, si Michael Jordan, sinabi nga niya na para mabantayan daw maigi si LeBron James, sabi ni Michael Jordan, you force him to his left. Kasi pag si LeBron pumunta sa kanyang kanan, sure na magdadrive na yan, mahirap na pigilan. No? So pag kumaliwa naman si LeBron, mas likely na magja-jump shot siya. So ganun na ka-sophisticated yung ating mga statistics pagdating sa NBA. So pag meron tayong nakikita, kunwari merong isang particular na player na talagang karamihan ng kanyang mga puntos, inside points, layups, dunks, tapos pagdating sa isang particular game, bigla alam natin, puro inside points siya. Biglang nagti-3 points, tumitira sa labas, puro long twos, 3 points, tapos hindi na shoot. So ito yung mga tinatawag natin ng mga fluctuations, no? Relative to historical performance, nagkakaroon ng mga inconsistencies, no? At the same time, pwede rin naman natin tingnan yung mga box score, yung traditional box score, no? May isang point guard, kunwari, na talagang magaling magdala ng bola, hindi nagta-turnover. Pero again, sa particular team, napakataas yung kanyang mga turnovers. Yung mga shooting percentages. Against a certain team, napakataas yung field goal percentage niya. Pero against a particular team, bumababa. No? At isa pa natin pwedeng tingnan rin yung free throw disparity. Kunwari, alam natin na may mga iba-ibang style of play yung mga teams. Kunwari, may isang team mahilig mag-drive, mahilig mag-layup. Yung isang team, puro 3 points. Parang yung Golden State, di ba? Puro 3 points yung laro nila. Pero pagdating sa free throws, bakit mas maraming free throw yung mga outside shooting team? So yun yung mga disparity na ating pwedeng tingnan, no? Pero ako kasi personally, naglalaro din ako ng basketball. Kaya alam ko na the reality of the situation is, meron talagang... Mr. Guido. Opo. Ako, wala naman akong pakialam dyan sa NBA, no? Opo. Magbenta sila laro, wala akong pakialam dun. Opo. Ang pinakikalaman ko dito sa bansa natin. Mm-hmm. Okay. Dito ba sa PBA, sa PSL, sa MPBL o sa anumang klaseng league, professional leagues dito? Meron na ba kayong na-discover? Personally, using statistics po, Senator Estrada, kailangan nating tingnan yung data at the same time. Naniniwala po kasi ako sa eye test din. Kailangan po natin talagang panoorin yung mga games. Personally, since I left ABS-CBN po kasi I haven't been actively tracking na yung mga data. Because you were not active in monitoring the games, the professional basketball leagues here in the Philippines. So you're based in the United States? Dito po siya sa MVP group po siya. Okay. Dati siyang talagang nanonood ito ng PBA, kaya nagsishare din siya sa akin ng ito. Minsan napipredict niya sino yung magpapasok ng championship. Dahil sa based on na historical and na stats, kaya gusto lang po niya i-share sa inyo, sir, napakahalaga. Minsan malalaman mo na kung sino magcha-champion, ganun ba, based on the statistics? Based on statistics, especially sa NBA po kasi napaka-advanced po ng mga statistics. Huwag natin pag-usapin sa NBA, usapan natin yung mga liga rito sa pagdating personally, Senator, ako mas nanonood po talaga ako ng PBA before. Yung mga ibang leagues, honestly, medyo hindi ko na mamonitor. Sa PBA, sige. Pero give me an example sa PBA. Po, sa PBA, usually, yung mga teams may mga kontrapelo din yan, given their style of play. No? Pero ang nakikita ko po, tendency, kunwari you have talk and text versus mas hirap sila sa San Miguel kasi malaki yung San Miguel. You have June Mar versus talk and text, medyo hindi sila kalakihan. Pero against a Magnolia or a Ginebra, parang mas maganda yung match-up sila. So may mga ganun po tayong tinitingnan before. Pero now, mas hindi na po ako nakamonitor din ng mga games po ngayon. Pero naniniwala ka naman na may malas talaga, di ba? Opo. Iba naman talaga yung malas. Iba rin po yung sadya na... pwede mo ikanan tapos biglang kilaliwa na nag-miss. Okay. Ibang sapan niya yung sadya. Iba rin ito po yung game plan po talaga. Malas, no? Opo. Maalala ko nga po, ganun po ako ka PBA fan na Senator Jinggoy. 1985, no?
great taste going for Grand Slam. Champion sila sa first two conferences. Pagdating sa third conference, therefore aiming for Grand Slam. Nagkaroon ng knockout game. Yung star player nila si Ricky Brown, talagang malas, zero. So, yun pa naman yung pinaka-importante. Pag nanalo sila doon, may chance silang pumasok sa championship. Yun, yun yung mga bagay na katanungan na malas talaga siguro to. O, siyempre, kawawa naman. In fairness to the guy. Eh, kung talagang totoong malas siya nung panahon, malas talaga yun. Eh, kung zero eh, nag-average siya ng 20 plus per game, and then yung knockout game pa yon na pwede pa silang makapag-grand slam na, na zero siya. So, yun mga katanungan na mahirap sagutin. At yun po ang aim ng batas na ito na maiwasan po yung mga ganun. Mas malas talaga. But always the truth. Always the truth. Mr. Guido, can the leagues or yung mga professional leagues natin dito determine game fixing using the stats of the players and examining their past performances? Especially, Senator Jinggoy, kapag kino-compare sa certain teams, kung may nakita tayong fluctuations, posibleng napakaganda ng kanyang shooting percentages against everyone, pero against a particular team, bakit parang masama yung laro? So sa tingin mo, what is your opinion? Personally, my opinion, Senator Estrada, is kailangan din natin tingnan personally kasi is it because kontrapelo po talaga? O madalas merong isang particular defender na hirap yung offensive player? Or yun po yung katulad ng sabi ni Mr. Chair, is it sinasadya po? So I think statistics in this case is it's a necessary but insufficient condition. But you would conclude na involved ka agad sa game fixing? For me, diyan po pumapasok yung importance ng eye test. Kailangan po talaga, beyond the box score, beyond the statistics, kailangan po talagang panoorin para po ma-derive natin. Because there were several instances. Nagkaroon din ako ng player. Pagdating ng quarterfinal, ng eliminations, hanggang quarterfinals, hanggang semifinals, galing. Laging highest pointer. Pero pagdating ng championship, zero. What is your take about it? Senator Estrada, I would think na there are a lot of possibilities. Number one, posibleng yung game plan ng opposing coaches nakatutok sa kanya dahil alam na siya yung gumagawa, siya yung superstar. So, may mga game plan na... Pero zero? Pati foul throw, zero? Yun po yung mahirap na... Pati free throw. Yun po yung mahirap. Kaya tinanggal ko eh. Opo, especially, Senator, if napakaganda ng shooting percentage siya sa free throw kasi free throw eh. Natatawa si Commissioner Duremdes. Yung po. Mga statistical anomaly po. So you think that players involved in game fixing o may manipulate likelihood po. The medyo mataas po yung likelihood pag ganun, Senator. Medyo mataas po yung likelihood. Sabo mo? We'd like to acknowledge the presence of the original Tapal King, Philip Cesar, ang ating idol. Sir, kanina po, hindi ko na banggit pa. Hindi, wala ka pa rito kanina. Nabanggit ko, nandito yung first five po ng si Don Aliado, Paul Artadi, James Yap, Ervic, and ng San Juan. No? Yung first five naman ng San Juan Knights, Senator Jinggoy Estrada, Philip Cesar. Sino po yung tatlo, sir? Dalawa lang kami, kaya na namin yan. Nung araw. Anyway, if I may continue. Sa mga commissioners ng... hindi, wala yung commissioner ng PBA, no? The legal team, legal representative. Sa PSL, meron tayong representative. Wala. Wala. Okay. Attorney Clarin, Gab. Yung, do you consider over-under betting a form of game fixing? Have you heard of it? Kasi usually, merong mga nagsusugal pagdating ng first quarter, o dapat ganito lang ang score ninyo. Pagdating ng second quarter, ganito lang dapat score ninyo.
pagdating ng halftime hanggang endgame. Minsan, gigil na gigil silang shumot dahil may nahabol silang numero. Mga iba, ayon shumot dahil meron ding hinahabol silang numero. Your take on it? Your Honor, if they will fix their game in so much so that it will fit the narrative na papasok po sila doon sa already yung gusto nila na outcome, then that is something that is unprofessional at the very least. I didn't get your... At the very least, Your Honor, it is unprofessional to fix the outcome of the game based on your prior arrangement or agreement on... As to, like you said, Your Honor, the number of points or the statistics that you will want to achieve during the game. Meron na ba kayong mga sinampahang kaso with regard to game fixing? Or did you ban the licenses of players or even coaches? Have you ever, nagsampan na ba kayo ng kaso? Filed a case against the erring players, erring coaches. Yes, Your Honor. From the last hearing, we mentioned, Your Honor, na we filed 31 cases already. And even cases? 31 cases. And even without the cases, Your Honor, through our quasi-judicial power, we suspend or cancel the licenses. May we know who are these players who were suspended by your agency? Your Honor, for ARQ, medyo pumadami si... What is ARQ? Alam mo, we will have to mention names, so this will serve as a deterrent. Your Honor, ARQ Builders Lapu-Lapu Heroes in the Vismin Super Cup. Si Rendel Thomas Senining, suspended. Indefinitely or what? 6-month suspension, Your Honor. Hercules Tangkay, 6-month suspension. Reed Puntilla, player, 6-month suspension. Francisco Arong, 3-month suspension. Don Henrik Ochea, ARQ, 3-month suspension. Ferdinand Lusdok, player, 3-month suspension. Francis Martin Aukiko, head coach ng ARQ, 6-month suspension. Jerry Abuyabor, coaching staff, 3-month suspension. Alex Kainglet, coaching staff, 3-month suspension. Frederick Rodriguez, player po ng Siquijor, nirevoke po natin yung license. Si Juan Aspiras po, player ng Siquijor, nirevoke din po yung license together with Joseph Quiro, John Cedric Peñaflor, Desmore Joshua Alcover po, Jean Mina Belieza, Michael John Calomot, Ryan Clarence Buenafe, John Peter Buenafe, and pati po si Jose Manuel Palapal, head coach po ng Siquijor. Did you impose any fines? Your Honor, unfortunately, we don't have the authority to impose fines. Why only 6 months? Halatang-halata naman na binibenta yung laro. Your Honor, I was not... Why indefinitely? I was not the chairman during that time, but I guess, Your Honor, yung ba po, they revoked the license and others, they suspended. Why don't you revoke the licenses of all those who are involved in game fixing? Halata naman. I showed you the video that during the last hearing. Your Honor, right now, they are not active players. They are not active professional players. Once they become active again, what are you going to do? Well, papahinga lang yan. Papalipas lang ng init. Well, as soon as once the license is revoked, Your Honor, they need to appeal. If for those who want to renew their licenses, Your Honor, we have guidelines and we'll definitely check their past history of conduct during the professional games before we issue our... I suggest that you don't renew their licenses anymore? Yes, Your Honor, this is noted. All right. Okay, in your budget presentation for 2024, you stated that you met with DOJ Secretary Remulla to align and seek legal assistance in the prosecution of illegal gambling activities, game fixing, and other illegal sports betting in the country. What has the partnership accomplished so far? Your Honor, right now, in relation to, well,
in relation to game fixing, wala pa po kaming nakakasuhan for this year, but definitely for other sports and other illegal activities po, we already in partner with them and fruitful naman po yung partnership with the Department of Justice. Can you furnish us a copy sa committee kung ano na yung mga accomplishments so far? Yes, Sir Honor. All right. Nandito ba yung coach ng Juan Monte? Yes, yes, Mr. Chair, nandito po. Saan? Dito po, Mr. Chair. Mr. Chair. Yung isang player mo, yung Katimbuan. Nandito din po, Mr. Chair. Open mo dyan. Magandang magandang Mr. Chair. Mr. Coach, nasa yung coach mo? Oh, hindi ka pa tapos, Chair. Di ba naglaban tayo, PSL? Yes, po, Your Chair. Ano yung coach? Katanungin ka yung coach. Ano nangyari? Well, yun nga po, Mr. Chair, during the... Nung second half, di kita na laban, correct? Bali po, nung first half po ang dikit po, Mr. First Chair. First half, yes, yeah, first half, I'm sorry. Ako. Bali, ano nung during the third quarter, Mr. Chair, yung for me, no, na naging magandang adjustment na ginawa nyo, naging madikit yung depensa, and at the same time, Mr. Chair, wala akong adjustment ginawa dahil ako yung coach. Well, Mr. Chair, yun nga po, during the first half po kasi, Mr. Chair, yung defense nyo po during that time was hindi po siya ganun kadikit katulad po nung third quarter. And wala ako adjustment po na ginawa. And yung players nyo po nung third quarter was so aggressive po during that time, Mr. Chair. Alright. Di ba meron kasi nabi na player ko, shumot ka na. Wala po, Mr. Chair. Huwag ka magsisunungal lang dito dahil hindi magsisunungal yung player ko. Dahil nung nandun sa harapan ng bench ninyo, sinabihan mo isang player ko, sige na, shumot ka na. Ano ibig sabihin nun? Mr. Chair, wala po ako sila. You know, I don't mind my team losing eh. Basta fair and square. And I don't mind my team winning also, basta patas ang laro. Pero pag ganyan ang laro ninyo, katulad ng nangyari sa atin, mawawala na tayo ng ng mga manonood. Parang binababoy niyo yung laro. At ikaw, Mr. Katimbuhan, sinabi mo pa nung gumagwardya yung ginagwardya mo isang player ko, sige na, lumusot ka na lumusot. Bakit? Wala po akong sinabi, Mr. Chair. Alam mo, pag hinarap ko sa iyo yung player ko, baka hindi ka na makaalis dito. Wala po akong sinabi, Mr. Chair. Ang nangyari lang po nung game po natin is okay naman po yung depensa namin and kumbaga po yung kung may naririnig po siya kumbaga sidewar po kumbaga sa basketball naman po hindi po natin kumbaga sidewar po na pero wala po akong sinabing mag-shoot ka. To bumabantay po. Dapat drive mo nga sa harapan mo eh. No po, Your Chair, dumidepensa po ako. Huh? And yung may mga game plans po kami, Your Chair, na doon po kami nag-i-stick. Kasi diba? Po, based on scouting po namin, Your Chair, yung team nyo po lang San Juan is deadly po talaga siya sa labas. So may mga tendencies po na pinag-aralan po kami na mas maganda po siguro na yung game plan namin is more on driving po kayo and i-kick out na lang po and maliles din po yung time para po dun sa execution po. Pero mo, yung first half ticket, tapos yung third and fourth quarter, lumayo nang lumayo. Hindi kayo nagdi-depensa. Pero mo, kayo yung naghahabol, 24 seconds, inuubos nyo pa. Pero mo ganun? No po, Your Chair. Yung sa first half po, maging maganda po. And yung sa second half po, kasi Your Chair, tulad nga po ng sabi ni Coach, and napag-usapan nga po namin ng after ng game po, naging maganda po yung adjustments ng depensa po. In terms po sa akin, Your Chair, ako po naging scouted din po ako sa team namin kasi ako po yung isa sa inaasahan. And naging that month po, naging top performer po ako ng PSL. Ako po yung nag number one scoring. So
yun po, every game naman po, binibigay ko lang po yung best ko. Okay, Mr. Coach, di ba supposedly, pag natatalo o natatalo yung team mo, halimbawa by 10 points, 15 points, tapos bola ninyo, bakit inuubos nyo yung shot clock? Inuubos nyo yung oras sa shot clock? Senator Jinggoy, if I may lang po, para po maintindihan ng karamihan at ng publikong nakikinig, no? Vin Salvador, ikaw ang coach ng... Yes po. Ako yung coach po ng Juan Munti po. Munti. Head coach po. Magkalaban kayo ng San Juan. Yes po, Mr. Chair. Time. Opo. Ikaw yung coach ng kabila. Si Senator Jinggoy ang coach naman ng San Juan Knights. Ikaw, John, player ka ng... Juan Munti po, Your Honor. Juan Munti. Yes po. Sinong nanalo po nung game na yun? Sir, para maintindihan. Just to recap lang po, sir. Siyempre kami. Ano po yung allegation sa kanila na pinatira niya yung... According to my players na I'm very confident na hindi naman sila magsisinungaling sa akin. Yung coach, yung sinabi niya sa player ko na shumot na shumot. Okay? Hindi ko alam kung bakit pinapashoot yung aking mga player. At ito naman, itong gwardiya ni Ginoong Katimbuhan, sinabi, sige na, mag-drive ka na sa harapan ko, mag-drive ka na sa harapan ko. Hindi mo nagustuhan kahit pinashoot yung team mo? Oo, dahil, alam mo na po, nawawala yung essence ng laro, nabababoy. Nakakababoy ng ano. Because so, ang result po, anong result? We all love the sport. No? Kailan, huwag na lang babuyin. Kasi itong mga bagong players natin, mga bata, eh siyempre, gusto nilang... Ang dream nila, mapunta sila sa PBA, tapos ganun ang klaseng laro. Eh, huwag naman ganun. Go ahead po. Tanong ko lang sa coach. Di ba pag naghahabol ang team, kahit sinong team naman dito, pag lamang 10 kalaban mo, 15 kalaban mo, di ba, siyempre maging aggressive ka, hindi mo ubusin ng shot clock. Hindi mo ubusin yung 24 seconds sa shot clock. Correct? Yes, Mr. Chair. Mm. But inubos nyo? Ilan possessions na inubos yung 24 seconds? Dun sa third quarter, Mr. Chair. Huwag mo sabihin magaling kami magdepensa dahil hindi naman. Dun po sa third quarter, Mr. Chair, like I said po kanina, naging maganda po talaga yung adjustment nyo, Mr. Chair. During the first half po kasi, Mr. Chair, yung play po kasi namin, ang tumatanggap po nun sa taas po, big man po talaga. No. Ngayon po, dun sa third quarter po, nung executed nung play, yung defense nyo po during that time, nakaangat na po si Habilionar na po and matindi na po yung ball aggressiveness po niya sa bola. And dun din po, on the same quarter po, nung nag-hard show na rin din po kayo noon, nag-hard show. Dumodouble po. Pero nung first half po, hindi po kayo na-double po sa amin noon. So technically po talaga, naging po maganda po yung naging adjustment niyo po nung third quarter, Mr. Chair. Wala bang, hindi ba kayo talaga involved sa game fixing? No po, Mr. Chair. Ha? No po, Mr. Chair. Ano? Opo, Mr. Chair. Hindi. Pati sa mga over-under. Yes po, Mr. Chair. Ilang beses, ano standing ninyo? Before we end po the conference po, 11-8 po kami. Nakapasok kayo sa semis? Yes po, Mr. Chair. We are top 8 po right now po. You are? Top 8 po. Top 8? Yes po. So sino makakalaban ninyo? Bali po, makakalaban po namin is Binyan po. Binyan? Opo, Mr. Chair. Kailan? Sa Saturday po, Mr. Chair. Number 1 team? Yes. So anong standing nyo, number 8 ngayon? Yes po, Mr. Chair. So, when was your last game? Monday po, Mr. Chair. Sino nakalaban ninyo? Escobets po. Nanalo kayo? Opo, Mr. How Chair. How many points? Around 6 points po, Mr. Chair. Alright. So, sa Monday, may laro kayo? Sa Saturday. Saturday. Saan? Up. Sa Binyan po. Binyan? Yes, Mr. Sa Binyan?
Sorry, Mr. Chair. Phil Oil po. Sorry po. So sa amin? Yes, Mr. Chair. San Juan? Alright, paki-monitor lang yung laro nila. Although, masyado malakas kasi yung kalaban nila eh. Kung hindi kayo na-involve sa game fixing, wala bang lumalapit sa inyo para sumali o mag-participate sa game fixing? Wala po, Mr. Chair. Sa mga players mo, wala bang mga nakakausap? Wala din po, Mr. Paano Chair. Paano ka nakakasiguro? Nakakausap ko din po yung mga players ko po, Mr. Chair. Hmm. Kayo ba talagang pagdating ng game, kada game, laban? O minsan sinasabi niyo, huwag tayo manalo rito kasi ganyan-ganyan. No, Mr. Chair. Palagi po kami, our intention is to win po talaga po, Mr. Chair. Sige. Alright. MPBL, Commissioner de Remdes. Sir, before we go to MPBL, I would like to acknowledge the presence of Senator Bato de la Rosa, our... kung meron pong the destroyer ang PBA si Distrito, our bulldozer, Senator Bato de la Rosa. Magaling rin to mag-basketball. Binubuldos niya lahat ang kalaban niya. Tabi. Pero kung gusto niya sa bantayan, sa right-hand drive lang po ito. Bantayan niyo siya sa kanan, parate. Librehin niyo yung kaliwa. Hindi siya dadaan doon. Right lang talaga siya. Senator Jinggoy. Thank you, Senator Bong. Commissioner de Remdes, during the last hearing, when you were absent, your legal officers, sino ba yung nandito? Your Honor, si Joe Ramos. Yeah. Is he here? Yeah, he submitted a list of several players who were tagged or suspected of participating in game fixing. And there are at least, how many? 20? 47? 47 players that are suspected in participating in game fixing. And I've heard from, I've seen in social media posts that some of the players here are included in the next MPBL season. Why is that so? Good morning, Mr. Chair, Senator Bongo and Senator Bato and Senator Jinggoy. Yung 47 list namin, they were given the chance to make an appeal to letter. And out of 47, parang 27. 17 lang po nag-appeal formally to us. So yung iba, pinasent namin sa committee and then tingin namin yung appeal nila. Pinasent namin sa founder namin and then some were being approved by the committee na makabalik po sa season na to. Kasi itong yung sinabit nyo ng listahan, the list that you submitted before this committee, meron red card. Meron pa ba ibang kulay? Yellow. Yung mas mababaw yung yellow, no? Yes po, Senator. Ito red card na. So ibig sabihin, matindi itong participation dito sa game fixing. Kung naka-red card na. What is the difference between yellow card and red card? First, Your Honor, meron po kaming integrity service provider, which is a Sports Radar. Yan pong base, one of the bases namin kung yung certain game or yung team na yon ay merong game manipulation for that day, for that game itself. And then saka namin umpisan yung investigation. And mabibigyan po sila ng yellow card, serve as warning and final warning kung the next game or the following games na meron sila. And yun ang nababanggit na natin kanina, yung eye test. Nakikita talaga minsan sa game yon most of the time. For example, yung player, inaward ng 2 free throws. Ito, wala na tong depensa eh. 2 free throws and na-miss niya pareho pero nagka-violation yung second free throw, bibigyan pa siya ng pangatlo and the third time air ball. So bihira ata yan. So yun yung mga nakikita natin minsan
So, bi-issue na namin ang red card po yun. Nung in-issuehan nyo, ito ba, ito mga 47 players na tumaan sa yellow card to? Yes po yun. So, may warning na? May warning na po. So, na-determine nyo na umulit ito kaya may red card. Tama ba? Yes po. Alright. 17 players have already appealed. What was the result of the appeal? Did you consider them to play again sa next season? Ang iba kasi, Your Honor, ano lang sila, yung mga players kasi hindi naman sila key player. Gaya nung sasabi natin, yung mga scorer talaga, yun talaga minsan nakikita mong disparity dun sa stats. Mm-hmm. And then yung iba nakikita namin sa minutes, hindi naman talaga masyadong pinapalaro. So, pilihan ganyan maglaro? Based po dun sa evaluation ng management committee, pinasend po namin sa founder and siya po nag-decide na pwede po iba pa sa yellow card ulit. Because I already mentioned the names during the last hearing at lumabas na yata sa media o sa press itong mga pangalan itong mga players and marami rin nagtatanong sa akin kung bakit pinalaro pa ng MPBL dahil siyempre nabanggit na yun ng mga pangalan, naka-red card to, active to sa game fixing, eh dapat hindi na pinalaro. What happened to the 30 other players na hindi nag-appeal? Do you consider them guilty? Your Honor, first, ano ko lang muna, tatlong players lang yung na-downgrade sa yellow card. And the rest kasi yung hindi nag-appeal. Di pa namin sila personally kinakausap. Actually, yung mga nakausap na namin, yun yung mga nag-appeal muna. So, ito naman yung mga remaining na naka-red card, under investigation pa po sila. Itong katimbuhan, ito, Bacolod ka ba dati? Yes po, Your Honor. Nandito rin pangalan nito. Nag-appeal ka? Yes po, Your Honor. Oh, what happened to the appeal? Ito, sandali ha. Alam mo, kanina inaakusuhan na kita ng isang player ko na sinasabihan mo na dumrive sa harapon mo. Tapos ngayon, nandito pala yung pangalan mo. Bakit nasa red card to, Commissioner? Your Honor, kasi may mga games talaga na consistently based dun sa report ng integrity service provider na Source Raider, involved lagi yung team nila. And then sila, pag meron ko mga certain na may mga game manipulations, binibigyan na lang kami ng report. And then usually talaga lumalabas yung mga teams na gano'n na karamihan consistently na meron gano'n. So what happened? Sila po naglalaro po doon. What happened to his appeal? I think po, denied po. As of now, denied po. So he cannot play? He cannot play. Sa MPBL? Yes po. Tama ba yan? No? Your Honor, ang sagot lang po ng MPBL po sa appeal ko po is na-receive po nila and wala pa po kung na-receive po ulit na letter from sa kanila na kung ano pong nangyari. Yun po. Thank you po. Ito, mismo na yung commissioner nagsasabi na hindi ka po, you are not eligible to play anymore sa next season. Opo. Your Honor, thank you po sa pag-invite din po dito na kasi po ako, I want to clear my name po. Actually po, nakaka-stress po and syempre po sa family namin super affected. And syempre po yung basketball, mula po nung bata po ako, ito na po yung gusto ko eh. Tsaka pinangarap ko, tsaka bata pa po ako, gusto ko po maraming marating. And yun nga po na syempre yung basketball po, ito yung unang sinusuporta ko po sa anak ko at sa family ko po. So hindi ko po kayang gawin yung mga allegations po na ganyan na mga inaakis po sa akin or sa tip yung sa ibang players. Sa akin naman po, gusto ko lang po liwanagin po talaga na hindi po ako involved dyan na naglalaro lang po ako para po talaga sa family ko. And as a player po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko sa loob ng court kung ano pong game plan, kung ano po yung decision ng coaches. So sa akin, nandito ako para hindi ako mahiya. Gusto ko talaga po i-clear yung name ko and gusto ko po maglaro. Yun, kumbaga po, gusto ko po talaga maglaro kasi po katulad nito po sa PSL. Sa PSL po, nagka-issue po yung team namin. So, hindi po ako nahihiyang humarap po or what. Umarap po ako dito para to clear and ano po. Pinatunayan ko po sa PSL na
na kaya ko pa and to prove myself talaga na hindi po ako involved dyan, na masaya ako sa PSL, nabigyan po kami ng chance and second chance po na makalaro and ma-showcase ko po yung talent ko po na nag number one scoring nga po ngayon this PSL. So, ayun po yung, kumbaga, ayun po yung lakas ng loob ko po para umarap po sa mga ganito. Yun lang po, Your Chair. Maraming salamat po, pasensya na po. Alright. Sa mga nabanggit ko mga pangalan, yung 47 names na binigay sa akin ng MPBL, meron bang mga kasama rin dito sa Juan Monte? Yes po, Your Chair. Sino? Si Harold Albureda po. Sino? Harold Albureda po. Andiyan, Albureda. Did you appeal? Did you appeal? What happened to the appeal? Nag-appeal? Nag-appeal po sila. Pero denied pa rin po sila. Denied. So you're not eligible to play sa PBL because of the red card. Huh? Alin, lumapit ka. Lumapit ka. Nagbigay ba ng warning sa'yo, Mr. Arboleda? Oh, meron po, yellow card po. May warning binigay sa'yo? Opo. Oh. Bali po, nangyari po nun, dati po kasi parang nasa 140 po kami, parang ganun pinatawag po kami. So, ang sabi lang po sa amin, mag-appeal lang po kami. Nag-appeal naman po ako, tapos nung pa-start na po kami ng Bacolod, parang 3 games lang po ako. Ano po, bigla na lang po red card. Hindi, so, dadaan ka muna sa yellow card bago ka... Opo, meron na po ako yellow card, tapos maglalaro na po ako ng... Nakapag-appeal na po ako noon. Tapos okay, akala ko okay na po. Tapos nakalaro lang po ako ng 3 games, 3 to 4 games, tapos po na red card na po ako. Na red card ka na? Yes po. Aba, meron ka talaga kalokohan ginagawa. Wala po, Senator. Hmm? Wala po. Saan ka ba bago ka nag-MPBL, saan ka naglalaro? PBA po. PBA? Opo. Ex-pro ka? Yes po. Anong team? NLEX po. NLEX, ba't ka tinanggal? Bali po, loaded din po. Tapos, ano na? Loaded po yung marami team. Marami kang kapwesto. Opo, tsaka po, nagpalit din po ng coach. Bali po, nag-tryout kami kay coach. Parang hindi na po ako nakuha. Ilan taon ka na natili sa PBA? 2 years po. 2 years? Opo. Alright. Sino pa yung mga ibang players na kasama dito sa listahan? Sino? Rusey Koga po. Nandyan? Opo. Ano pangalan? Rusey Koga po. Rusey Koga? Yes po. Bacolod? Opo. Oh. Nag-appeal? Nag-appeal ka? Koga? Nag-appeal ka? Yes po. Yes po. Oh, what happened to the appeal? Denied pa rin. Denied. Ano ginawa mo kalokohan, Koga? Wala rin po akong alam. Winarningan ka ng MPBL. Ay, hindi ko po alam na nagkaroon po ako ng yellow card. Tapos hindi mo alam nagkaroon ka ng yellow card? Yes po. Tapos nagkaroon na lang po ako ng red card bigla po. Paano mo nalaman nagkaroon ka ng red card? Yung team owner na po yung nagsabi sa akin po. Hmm. Nag-appeal ka? Yes po, nag-appeal po ako. Nag-reply po sila na ang sabi, thank you for submitting your appeal. Sabi po, we will inform our legal counsel and management team ng MPBL. So sinasabi ngayon ng commissioner ng MPBL, denied. So you're not eligible to play anymore sa MPBL. You may play in other leagues, but sa MPBL, which set their own standards, yes, you're not eligible to play anymore. Mr. Chair, okay lang po ba magkwento kahit konti po about what happened sa akin the past years po? The past years? Ang kwento mo? Recent, kung bakit po medyo bumaba po yung ano ko po, yung... So you say I'll give you a chance to clear your name? Yes. Ano po kasi,
Before po mag-start yung invitational that time, meron na po akong nararamdamang injury sa tuhod na hindi ko naman po alam kasi wala naman akong way para ma-check up yun. So I was playing with a complex tear, meniscus, and then last MPBL season, nag-complete tear na po siya. Then I had a surgery, and then after that, syempre meron pong trauma, hindi po makapaglaro ng maayos. Pinilit ko po makabalik agad kasi nga po gusto ko po talaga maglaro. And then after ilang weeks ng going rehab, nagkaroon naman po ako ng car accident na muntik pa po akong mamatay. And then yung truck driver and yung company niya, hindi pa po ako nababayaran until now. Kaya po medyo parang yung stress, anxiety, and depression po nandun po sa akin. Kaya hindi po talaga ako makapaglaro na maayos that time. Ngayon po, pinipilit ko po kasi syempre, I have to clear my name po. I'm playing this game kasi passion ko po talaga to. Ilan taon ka na? 31 po. Bago ka pumasok sa MPBL, sa ako naglalaro? I played for San Beda po. I had 4 championships there. San Beda? Juniors, seniors? College po. College, seniors, yes. College. And then after that, I had a team in D-League. I had 2 championships. Hindi ka nag-PBA? PBA D-League po. Ah, nag-PBA ka? PBA D-League lang po. Ah, D-League. Opo. Oh. And then one champion in Happy Fresh Fighters sa PBA D-League. And then I got drafted po ng Meralco. Hmm. Way back 2016 po. Oh, Senator Jinggo, if I may lang po, gusto lang nating malaman kasi yung nakakaalam lang ng yellow card, red card. Pwede ba MPBL, commissioner, ano itong yellow card? Kailan ka isuhan ng yellow card? Kailan ka isuhan ng red card? Ano yung bawal? Ano bang guidelines ninyo dito sa tinatawag na yellow card, red card, at ano pa? Mr. Chair, aside from dun sa report ng Sports Radar, yung integrity service provider namin, nagbe-base din kami minsan sa mga stats nila and then team performance and then eye test po, yun. Nakikita so, talaga sa court minutes. How did you came up with this idea, itong red card, yellow card ito? Para saan po ito? Ito lang po ang ginawa namin based on sa advice ng founder namin kasi nakikita niya minsan na may mga certain games talaga na very obvious na it's so kayo po ay naniniwala na sabi mo obvious. What do you mean by obvious? Kino-compare po namin po yung report ng Sports Radar and then iko-compare namin dun sa stats and then sa team performance overall. So and doon po sa itong Sports Radar, sila ang nag integrity service provider po. Sila po nag-analyze ng mga games. Okay. And then po-provide nila sa amin pag red card po. Doon namin na itong Sports Radar na ito, walang betting dito. Wala po. Wala po. Purely analysis lang siya. Analysis lang po. Oh, okay. Opo. Analytics. Analytics. Okay. Analytics. Ngayon, ipino-provide nila sa inyo. And then kayo ang magdi-determine kung yellow card. Ano ibig sabihin ng yellow card? Yellow card po, warning lang doon sa players and coaches and team managers na may report coming from sa Sports Radar. And then titingnan po namin doon sa game nila that day. Magpapadala po si Sports Radar pag may certain game manipulations na po, pag naka-red flag. Pag wala pero, po, wala naman. Pero pwede pa rin silang maglaro. Pwede pa rin po pinaka-yellow card po. Yellow card lang. Po, warning. So parang warning, first warning ito. Yes. Po. And then after yellow card, red card na. Yes, Your Honor. Meron nang na-prove sa kanila, ibig sabihin. Parang magsasend ulit si Sports Radar ng report sa amin. And then makikita namin, same team pa rin. As you can see, Your Honor, same mag-teammates pa rin sila kahit saan sila mapuntang ligaw. MPBL or PSL. So, suspendido na itong red card? Yes po. Hindi na sila makakalaro? So far, hindi pa. Paano ma-reconsider? Paano natin malalaman? Paano nyo? Parang, actually, parang trabaho na rin to ng GAB, no? Parang sila na ang nagsasanction. Kaya bubuoy natin tong batas na ito. Sino yung final sanction? Since ang GAB ang nagbibigay ng license dito. So yung ngipin ang kailangan. Pero in fairness naman sa lahat ng players na wala nang hanap buhay, kawawa naman kung hindi totoo talaga, no?
gusto talaga natin malaman yung katotohanan. So, paano natin buuin ito? Paano natin malalaman ang katotohanan? Parusahan ang dapat parusahan. At yung wala namang kinalaman talaga, malas lang talaga, o may problema lang nung panahong yun, ay bigyan mo natin ng chance. Let's be fair to everybody. So, red card, suspendido. Yes, po. Until when? Until yung ina-ask lang ng aming founder sa kanila, Senator. Alam po natin na itong mga players minsan victims lang ito eh. Kasi there are big leagues talaga. Kalaro pa sila sa ibang liga. Yes po. So ibig sabihin, red card na sila sa MPBL, pwede sila maglaro sa PSL. Saan yung PSL dito? Wala. Walang PSL. So pwede pa sila maglaro sa ibang liga pa na hindi MPBL. Yes po, Your Honor. Para maintindihan lang po ng publiko. Well, alam mo, ayokong sirain yung kinabukasan nitong ating mga malalaro, no? Kailangan nyo sa akin lang, kung ito lang talaga ang bread and butter ninyo, kung ito lang talaga ang hanap buhay ninyo, pagigihan ninyo, huwag kayong sumali dyan sa mga sindikato na gusto lang kumita at your expense. Kasi meron mga teams, hindi lamang sa PSL, hindi lamang sa MPBL, na nagre-rely lang doon sa outcome ng laro. Doon lang sila, kunwari, papatalo ng laro, meron silang kikitain, yun lang papasweldo nila sa mga players. Yun ang hindi maganda. At nangyayari yan ngayon. And matanong ko lang yung MPBL, ilan yung mga teams sa MPBL na nung araw pa na kahit kailan hindi nanalo? Marami, di ba? One example po, Your Honor, yung Sarangani. Yes. Previous seasons. Kaya nag-file pa kami ng mga cases doon sa mga players. Mm-hmm. Until now, iba pending and iba na dismiss po dahil nga sa lack of evidence talaga. So, alam ko si Senator Manny Pacquiao, who is the founder of MPBL, pumunta sa NBI para idemanda may mga Chinese syndicates na involved dito sa game fixing. What happened sa NBI? May representative ng NBI dito. Good morning. Yes. Your Honor. Pending trial po lahat ng cases po. Pending trial? Yes, sir. At tagal na na. Yes, sir. We submitted the to the committee, sir, the status of the cases, sir. No, may I know the status of the case that was filed by Senator Manny? This was around how many years ago? 2-3 years ago? Yes, sir. Ongoing pa yung court hearing, sir. Court hearing? Nasa korte na? Yes, sir. Several courts, sir. Like what court? Manila? RTC? RTC ba ito? Meron pong Pasay, Cavite, Bacolod. May I know the status of the cases filed? It's ongoing trial, sir. Ongoing? Yes, sir. O pagka na-resolve na, may decision na, furnish nyo kami ng kopya. Yes, sir. We will submit to the committee, sir. Alright. Doon sa, sino pa ba yung mga players dito na kasapi ninyo na nasa red card? Meron pa ba? So they can clear the name. So bigyan natin pagkakataon na malinis yung kanilang pangalan. Okay. Yung kayo, wala na. Yung mga players dyan, wala yung pangalan nyo rito sa mga nabanggit? Wala na po sa team namin, Your Honor. So dalawa? Tatlo po. Tatlo kayo? Opo. Salamat po, Your Honor, sa chance po na at least makita rin po ng mga tao po na nakapag-usga na po sa amin na kiniklear po namin yung name namin dito para po, kasi bilang player po, ina-idol kami ng mga anak namin. Siyempre, gusto pa po namin, siyempre, gusto pa nila po na kami makita maglaro abang bata pa po kami. So yun po, ako po talaga, gusto ko lang po i-clear yung name ko and sobrang stress na po kasi nadamay na po yung family. Ito lang po talaga pong support ako sa family ko and yun po, gusto ko lang po i-clear name. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Sen Jinggoy, Sen Bongo, and Sen Bato na binigay niyo po kami ng chance na i-clear po yung name namin. Kasi po, I wanted to play pa po talaga. Lalo po ngayon sa pinapakita ko po sa PSL na pinaprove ko po sa sarili ko na kaya ko naman po talaga and
sana po mabigyan pa po kami ng chance ng MPBL kung ano pa pong liga na makapaglaro pa po at ma-prove po namin sa kanila na hindi po talaga kami ganun. Yun lang po. Sen, maraming salamat po. Bago ka naglaro sa MPBL, saan ka naglaro? Naglaro po ng NBL. Yung una pong liga ko po is sa amateur po kasi yung NBL po. After pag-graduate ko po sa Lasal. Lasal? Opo. Naglaro po sa NBL and doon po. Naki-player ka ng Lasal? Yes po. Sa DASMA po. Ah, hindi sa UAP? Hindi po. Mm. So yun po, after ko po makagraduate doon, nagkaroon po ng chance na makalaro po at mapanood sa TV yung NBL po, yung National Basketball League. So doon po may na-accomplish po ako, po yung nag-MVP doon. And then yun nga po, na-scout na po ako sa MPBL. So yung first season ko naman po sa MPBL, hindi naman po masyado gamit kasi nga bata pa po. And second sana wala na po akong team. And lastly, tumawag lang po sa akin yung Montilo Packagers na maglalaro po ako. Ako lang po sila sa guard. So ako po agad, kasi wala pong ibang kumuha sa akin, agad-agad po akong pumunta. And ayun nga po, naglaro naman po ako ng maayos, okay naman po yung stats ko. And then sa sunod na season po, which is dun po kami na red card sa Bacolod, binibigay ko lang naman po yung best ko. Minsan nga po kahit injury po ako as a player, gusto ko syempre lagi akong nandun sa game and gusto ko lagi akong pinapanood ng anak ko, ng family ko. And yun lang po, binibigay ko yung best para po sa kanila. So sana po, nakikiusap po ako sa MPBL na sana po bigyan niyo po ako, yung iba po, ng second chance po para makalaro pa po. And ako po, sarili ko, pinatunayan ko po dito sa PSL, kaya sobrang thankful po talaga ako sa PSL na binigyan po kami ng chance. And maganda po yung pinakita namin na sa second round po kami ng playoffs po. Sana po, yun lang po, mabigyan po kami ulit ng second chance po. May nag-recruit pa sa'yo? May kumukuha sa'yo sa any team sa MPBL? Yes po, sin. Sa sino? Dabo po. Kinukuha ka? Yes po. Nasa lineup ka na? Hindi po ako ma-lineup kasi po inaantay po yung kung ano po mangyari sa appeal ko po. Kaya po gustong-gusto ko rin po talaga pumunta dito. Yeah, naka-red shirt. So, kasasabi lang ni Commissioner Kenneth na he's not eligible to play sa MPBL next season. But at any rate, kausapin nyo siguro si Commissioner Remdes o yung mga officials ng MPBL, especially si Senator Manny, i-explain it to him kung ano talaga ang ano. Because I do not want to destroy your future. Sa totoo lang, John, very passionate po ito si Senator Estrada sa laro, no? Lumilipad pa yun, nanonood, nagko-coach ng team. Ganun niya kamahal yung team niya. Yung liga, yung thrill ng laro. Ganun rin po ako kahit saan pupunta ng Antipolo, manood lang ng PBA, kahit saan po. Dahil masarap manood ng laro na alam mong laban talaga, lalo na yung mga down the wire. Yes po. May isang tanong lang sa iyo. Kung sakaling kukunin ka ni Coach Jinggoy, willing ka maglaro sa team niya? Yes po. Siyempre, isa pong magandang sa team mo. Magaling siya na coach, motivator? Yes po. Sana po, mapagbigyan din po ni Sen na makapaglaro po sa kanya. Sa kanya po mismo, sa harap niya po, ipuprove ko po na wala po akong ganyan. Ayusin mo muna yung red card mo, baka sakali. Kasi nakikita naman po ni Sen paano po ako maglaro sa PSL. So nakikita niya po na pinuprove ko naman po sa sarili ko. And sana nga po yun, pinapakiusap ko po sa MPBL kay Senator Manny, sa founder, kay Commissioner Kenneth, kung lahat po sa inyo na sana po mabigyan pa po ako ng chance. And ano ba height mo? 5'10 po. 5'10? Opo. Ano laro? 1-2? 1-2 po. Puno na kami. Ikaw, Howl Arboleda, ikaw, willing ka maglaro sa ating Senator Coach? Kung mapagbibigyan po ng pagkakataon po. Ano height mo? 6'2 po. Ano laro? Res? 4? Kahit ano po. Ha? Okay, tamo, kahit ano lang, makalaro lang sa sa'yo. Ha? Pwedeng 1, ha? All around po. Ha? All around. Hindi, ano ang laro mo dyan sa Monte? Minsan po, nagpo-point guard. Minsan, nagko-quattro. Point guard? Six, ano ka? Anong height mo? 6'2 po. 6'2? Nag-uuno ka? Ay, puno na rin kami. Emergency lang po.
Ikaw, Russell. Ryuse Koga. Ah, yes po. Yes po, Mr. Chair. Lalo na eh. Uno lang siguro laro niyan. 1 and 2 po. Oo. Oh, well, puno na talaga. Sa reserve na lang po. Oh, kita mo, ganun kanila ka hinahangaan na hindi, coach. No? Pero seriously speaking, itong tatlo na kasama dito sa red card na sinabit ng MPBL dito. Alam nyo, ang gawin ninyo, kausapin nyo na. And you air your side, sumulat kayo na, that you're not involved in any way sa game fixing, yung over-under, point shaving, or kung ano-ano man yung mga kasapi dyan sa game fixing. Sigurado pa talaga kayo na hindi kayo kasangkot o kasabot dyan sa mga sindikato. Baka may kumakausap sa inyo. Kasi meron mga players dyan na mismo, mga players mismo ang nag-head ng sindikato. Hindi ka na sasabihin kung sino. Alam na ni Commissioner yan. Nag-uusap kami. Di ba kayo kinakausap? Since wala po. Naglalaro pa sa UAAP anong araw tsaka NCAA. Hmm. Wala po yun, Chan. Sigurado kayo? Yes po. Kausapin nyo na lang yung mga officialist ng MPBL. Baka sakaling ma-reconsider ang kanila decision because that is beyond my control anymore. Kami nag-investigal lang dito ng game fixing. Maraming okay. Salamat po, Yorchan. Maraming salamat. Okay. Commissioner Kenneth, di ba, ilang beses ba kayo nagbibigay ng warnings sa mga players? Dapat one strike policy lang to. So that can serve as a deterrent. Yun nga, binibigyan din natin sila ng chance, Your Honor. No, kaya nagsiserve tayo ng yellow card muna. And then, kung meron pa rin talagang patterns, no, consistently, na ganun pa rin nangyayari sa mga teams with a corresponding match dun sa mga statistics nila, saka tayo nag-ano ng red card. Pero previous, Rasen, nag-warning na tayo niya bago na start ng season. Alam na ako, players po yan, kinakausap sila ng founder, na if ever na may mga dumalapit sa inyo or nag-uutos, eh, better na sabihin na sa management para malalaman talaga. Is there still a possibility for these three young players to be eligible to play for the next season sa MPBL? Yes, and may possibility naman. There's still a possibility. Oh yeah, may pag-asa pa pala kayo maglaro. Magbutihan ninyo. Opo. Ng pating, oh. Maraming salamat po. Sayang yung career niyo, pagbutihan niyo. Kasama na diyan yung success ninyo. Kasama na diyan yung inyong pamilya. Mga bata pa kayo. Yes po. Wag niyong sayangin. Butihan niyo di maging pro kayo next time PBA o ano pa. Kasi every player's dream is to play for the PBA, correct? Yes po. Gusto niyo maglaro ng PBA? Yes po. Kasi wala na yata nanonood, no? At Tony Mendoza. Oh, nanonood pa ako. Ano to? Hindi ko nanonood pa ako, ha? Off topic lang. Bakit ko kotin lang nanonood sa PBA? Nandun ako nung linggo, ha? Why the recent drop in attendance? Mahirap pong sagutin nyo, pero so far as I can see, yung po mga venue problems po namin, ha? Gaya nan, meron pong laro sa Antipolo, maglalaro sa... Hindi, dati, maglalaro kay Araneta, sa MOA. O bakit napunta na sa Rizal Memorial, sa Inares, bakit? Lumilit yata yung venue ninyo. Eh, ito yung pinaka sikat na professional league dito sa ating bansa. Nauna po mabook yung Araneta po at saka MOA. Kaya hindi po kami makapaglaro doon. Napupunta kami sa ibang venues. Parang nag-depreciate na yata yung ano. Ah. Hindi naman po siguro. Dapat siguro you have to improve yung sa attendance wise because hindi naman porket kasali yung team ko sa MPBL. Parang mas marami niyata nanonood sa MPBL. Hindi naman yan. Nakikipagkompetensya ba kayo sa PBA, Commissioner? Hindi po. Kasi, actually, nakaka-discover pa nga kayo ng PBA, mga players na nagagaling sa MPBL. I have several players who played for my team who are now players of the Philippine Basketball Association. And as a team owner and as a coach, I'm quite proud that they're playing now for the PBA na galing po sa amin. Katulad nga na sinabi ko kanina, every player's dream is to play for the
PBA. Anyway, sa mga coaches, sino sa mga Sir, Senator Estrada, may dadagdag lang po ako, no. Ako po ay nag-observe, no, as a basketball enthusiast. Lalong-lalo na sa PBA. Napapansin ko naman po ngayon, medyo yung ang problema talaga dito sa PBA yung balance, no. Makikita mo pag balanse yung teams, maraming nanonood. At ngayon maganda dahil yung mga used to be nasa ilalim na teams ay sila yung umaangat na nagkakaroon po ng interest yung publiko. At ako po ay naniniwala naman na hindi lang bilang PBA fan. Niniwala ako na may kanya-kanya silang kategorya. Yung mga players ng MPBL, dream po nila makapaglaro ng PBA. Iba yung kategori. Kumbaga sa NBA, pinakamataas sa PBA category. And then, pababa. Lahat ng, halos lahat po ng mga nasa MPBL. I'm sure someday, yung from PBA, pumunta lang MPBL. Gusto rin po makabalik muli sa PBA. Kanya-kanya po sila ng kategori. So, pagandahin lang natin yung liga, yung integridad ng liga, para mas lalo pang magiging interesado ang ating basketball fans po. Thank you, Senator Bong. So, mga referees, may ano? San ka, boss? Good morning po, Senator Jinggoy. Yes po. San kayo nagre-referee kayo sa PBA? May mga sa MPBL po ay as of now wala po akong alam na kung may SPP referee po na kabilang po dun sa pool ng MPBL, pero sa PSL po ay majority of the referees po ay SPP referees. Sa PBA? Sa PBA po meron po kaming SPP po doon, si Ray Yante po. Okay. At saka si Sir Bong Pascual po na technical head. Tom Kenneth, bakit hindi kayo sa SPP kumuha referees? Sa kayo kumukuha ng, saan yung pool of referees ninyo? Mga pool of referees kasi natin yun, may kanya-kanyang grupo yun sila, association. So hindi sa SPP? Hindi po kami sa SPP, yung mga referees natin. Okay. Based sa nakarang hearing, ang sinabi ni Commissioner Marshall, yung mga referees ng PBA ay sinesweldohan. No, hindi per game. Correct. Hindi per game. May monthly po sila at saka meron pong allowance per game. May monthly and may allowance per game. Yes, sir. And yung sweldo ng mga referees medyo mataas. Correct. Yung sinabi sa amin ni Commissioner Marshall. In the case of MPBL, per game ba sila o meron silang monthly? Your Honor, per game lang po mga referees sa MPBL. That's where the problem will start. Pwedeng kausapin yung mga referees. Unlike sa PBA, may monthly salary sila. Kasi ang mga referees, magkano per game? 2,500 po. 2,500. Ilan takbo nila kada linggo? Anyway, how many referees doon sa pool? Good afternoon, Chairman. At Senator. Mga around na 35. Pero we are starting 25 on the way ng ongoing on tournament. We are adding at least 10 referees. Yeah. All right. So total. So but according to the commissioner, you just pay them on a per game basis. Yes, Senator. Diyan kasi nag-uumpisa ang problema. Pag 2,500 lang ang takbo ng referee, marami nang pwedeng kumausap dyan. Especially pag malapit na yung championship, mga finals o semifinals. Kasi, kunwari, ikaw ang referee, bigyan ka ta ng 50 mil. Iba yung mga tawag. Papatulan ng referee yan. Sigurado ako. Unlike sa PBA, meron silang fixed na salary. Bakit hindi nyo lang implement na yung mga pool of referees nyo, gawin yung may monthly salary para it might, sabi ko, might just serve as a deterrent. Kasi minsan talaga, ang sasama na ng mga tawag ng mga referees. No? Actually, it was a plan, no, para Chairman, CEO,
Na bigyan siya ng monthly. But this season, nagkaroon po kami ng additional na isang referee. So, we have four referees now to officiate the game. So, in-implement na po namin yung... Hindi ba kaya ng liga ninyo na magpasweldo ng monthly sa mga referees? And that is very crucial. Because the referees, minsan sila nagde-decide ng game eh. Let the players decide the game, hindi mga referees. Pag ang referees mag-decide ng game, masisira na tayo. Masisira na yung basketball. So, yan po ay promise po sa amin ni, ano, ni Chairman. Na next season, kailan? April 6. Correct? Opo. Oh. Ba't hindi nyo umpisa na sweldo na monthly? Para at least safe na yung pamilya nila. We're just talking about the welfare of our referees. Gayahin nyo yung PBA. Kung gusto nyo mag, alam mo, kung gusto nyo sumikat ang liga ninyo, parang PBA, sweldo nyo mga referees monthly. Kasi per game, talagang, ano yun, vulnerable. Yun, or we'll discuss it with our founder. Yung monthly na mga referees. Okay, may training ba yung mga referees? Meron po. Are they physically fit? Yes. Huh? Sure po ako dyan. We have a training twice a week. Are you sure they're not involved in any way? I'm very, very sure. How sure are you? Well, in fact, palagi po kami magkasama. Lalo na po sa out of town. Hindi po ako nag-separate ng room. Magkakasama po kami. So, pag may laro? Opo. Pag may laro? Opo. Tinatanggalan nyo ng cellphone? Pag may tumawag? Opo. Kinokolekta po namin yan. Oo. Minsan may tumatawag sa mga referees ninyo eh. Mm. So, lalo na yung mga nagcha-champion. Wala po siguro noon. Ha? Pinabantayan po namin yung mga, lalo na po yung during that time ng pandemic, yung kakaroon po ng mga ayuda. Mm. Pinagbawalan ko po yung mga referee na kumuha ng mga ayuda ang binibigay ng mga teams. So pinagdadaan po lahat. Pagbawalan yun. Pandemic naman eh, wala naman kakakain. Kasi po, sa ethics po ng officiating, bawal pong... Pagka ongoing yung tournament at pag may bigyan na ayuda, yun medyo anon, medyo hindi maganda. Pero during pandemic, wala namang liga, di pabayaan mo sila mabigyan ng ayuda. So, okay po. Sa kasi busy to you it better na. Make sure na itong darating na season ninyo, kailangan fair and square yung mga referees. Okay? So, in-emphasize po namin palagi yung ano, integrity po natin. Kahit nandun ako, kahit ako nagko-coach, kahit sinador ako, I don't care. Technically nila ako, basta fair. I don't mind losing. Best na kami natalo eh. Pero dapat sa patas na laban. Lumalaban kami ng patas eh. Okay? Tama? Tama po. Okay. NCAA, UAP. Oh, any reports on game fixing within the league before and now? Good morning po, Senator Jinggoy, Senator Bongo, and Senator Dong. In terms of reports po of game fixing, so far as to criminalize it, wala pa naman po. However, kasi I don't know about the NCAA, no, but I think ang isang unique po sa aming structure is that we operate highly on self-regulation. So we talked about kanina, mayroong eye test. So sa school pa lang mismo, syempre nakakwentuhan din namin po yung mga schools at their downtime. Eh, sa coaching staff pa lang nila, ang dami ng mata. So pag may nakita silang suspecha, inuupo na ng coach, and then you have the athletic director, you have the alumni also, another set of eyes. So hindi talaga nakakalusot, inuupo. But in so far as to brand them na involved and to brand this to the athletes, parang hindi pa po kami maabot sa ganon. There was one player, if I may recall, galing sa FEU, parang nabaril siya,
dahil hindi tumupad sa ano? Tama ba? Correct. I think the, yes, I think this is one of a few players po. But then again, ang dami kong kwento surrounding it. And we never got to, but internally, yung sa school pa lang nila, in-address na nila. So hindi na umabot na makapaglaro ulit that time. He was really involved in game fixing? We weren't able to find that conclusive finding. Kung involved talaga po siya sa game fixing. Mm-hmm. Wala pong ganun. Kasi nakakabahalaw. Ito mga bata, naglalaro sa NCAA UAP. Kabata-bata may involved na kaagad sa ano. What more pag umakit yan sa PBA? Di ba? Kaya dito pa lang, tigilan na natin. Patigil na natin. NCAA, meron kayong ano, reports? Good afternoon, Mr. Chair, and to the members of the good committee, Senator Jingo and Senator Bato. For NCAA, fingers crossed, but we're happy to report that we don't have any confirmed cases of game fixing. But of course, from time to time, we do receive some letters or inquiries from concerned individuals saying that, you know, this game, there may be some irregularities because people or players may miss some easy shots, no, or make some wrong plays in these games. And if this happens, what the NCAA does through its management committee is to review the games, no, according to its manner of operations. And we review it and check if there are really bad faith involved or if these are just simple mistakes. And so far, we have not found any players or participants guilty of game fixing. Do you investigate it right away if there are callers or letters addressed to yes, Mr. the NCAA and UAP? Yes, yes po, immediately. According to its manual of operations. And although wala pa pong na... Wala pong proven. Opo. Kasi mahirap talaga i-prove it. Yes, yes. That's mm-hmm. That's really the challenge, Mr. Chair, and to the committee. That's really the challenge, especially for associations or amateur associations like NCAA. Kasi po kami ay non-profit associations. Yeah. So we do not necessarily have the sophisticated statistics analytics of some professional leagues. So we usually just conduct eye tests also, Mr. Chair. Off topic no. Is it true na bawal ng SGL sa effective June? Mr. Chair, that is still under sa NCAA lang no. Sa UAP di ko alam eh. Special gov license. Yeah, Mr. Yes, I think the policy board has already special gov license, no? Huh? SGL po. Yung pong mga ano po natin naglalaro po sa mga amateur sa developmental, they can play sa professional level. Kasi may mga players na naglalaro sa MPPL, sa PSL, na naglalaro din sa NCAA at sa UAP. Ngayon, ang tinatanong ko rin sa legal counsel kay Attorney Yung, kung i-implement nyo, by June daw, balita ko, hindi na pwede SGL. Yes, Mr. Hick. Kasi po ang nangyari dito is during the pandemic, we allowed our students to participate in order for them to play. Kasi po, nung pandemic, ang unang pinayagan is professional leagues. Yeah. But right now, of course, to maintain the amateur status of the league, yes. The MANCOM has already recommended to the policy board and it's now being finalized. But long story short, yeah, that's the direction where that is moving. The agreement? Agreement ba yan? May resolution na rin po. Na may resolution na? Recommendation. That's recommendation. Starting season 100 po. What about UAP? Meron kayong resolution? Yes, again, for our part po kasi we never, in fairness to the GAB, kasi nag-issue sila ng SGL but they never, at that time si Chairman Baha Mitra yata. And ang condition naman, no, they will never force it in any league. So it's from our eyes, even if may SGL, if it's a professional league, hindi may prohibition kasi ang UAP of any student-athlete participating in a professional league. So never kami nakapag-cooperate. So we took some flak there. Bakit daw ang stricto? But we took the stand na purely amateur kami. So when Dilianyo, one of the more famous one was Juan Gomez Dilianyo, decided to play and using the SGL, hindi na po siya nakabalik sa Universidad ng Pilipinas. Alam mo, let's face it, there is only one professional league here in the Philippines and that is the PBA. Correct? Kaya naman naging professional MPBL, PSL, dahil nung pandemic, ayaw pumayag na magaraming tao pag amateur lang. Kailangan lisensyado ng GAB. Kaya napilitan talaga na magiging natawag yung professional league, MPBL at PSL. Tama ba ako?
Because there is only one professional league, the oldest professional league in Asia, and that is the PBA. Your Honor, MPBL is PBA is the first professional basketball league, I guess, but that doesn't take away the professionalism with other. Pagka meron kami player sa MPBL na ex-pro, o di ex-pro, di galing sa PBA, kung talaga professional league ang MPBL sa PSL, ba't lalagay pa ex-pro? Di ba? For me, there's only one professional league here, and that's the PBA. Your Honor, again, there are other professional leagues, and I defer to them on how they choose their professional athletes. Okay, kayo nag-sanction pa rin ng MPBL at saka PSA. Yes, Mr. Chair. Pero bago pumasok sa PBA ang player, kahit na nasa MPBL siya naglalaro, PSL, they have to be drafted first, di ba? So, yun po yung in-explain ko kanina na different categories po talaga sila. And I would like to commend also UAAP, no? Executive Director, Attorney Sagisag, and of course, Attorney Yang, Attorney Santiago sa NCAA. Tingnan niyo po yung ligang ito. Napupuno talaga. Kasi nandyan yung thrill ng laro. At so far, wala naman po akong narinig na any reports of game fixing. Ano talaga, tinatangkilik talaga ng mga not only students but mga alumni. Andyan yung I agree. Thrill. Importante para sa atin yung andyan yung competition, andyan yung thrill ng laro. Yan naman talaga ang essence ng sports eh. Thrill and sportsmanship, camaraderie. School-based, maraming sumusuporta ng mga alumni, mga Kaya punong-puno lagi ang UAP, NCAA. Kaya mas, alam mo, mas exciting nga panoorin ito mga bata naglalaro eh. Huwag lang sila ma-involve talaga sa mga kalokohan, sa mga sindikato. Yun lang mo yun sa akin. Coach Jong, kumusta na? Ito, kalaro ko ito sa Green Hills. Yes, pakagaling na shooter to. On behalf of the coaches, meron ba ho kayo nalalaman na ma-involve sa game fixing? Wala naman. In my experience for so many years, wala naman akong direct knowledge na meron game fixing. You know, whenever ang hirap ng speculation eh. So we always give the benefit of the doubt. You had a bad game, you had a bad shooting night, you had a bad, yung hindi maganda yung gising mo. Maraming may problema ka sa pamilya mo. Maraming yan na hindi mo naman control. No, yes, we try to say, live your personal life in the house and then bring your profession. Pero tao lang tayo. Ang hirap naman. We are also affected by other aspects in life na hindi naman natin nakokontrol. So, especially coaches, di ba? You speculate. And then, ibang kumo, hindi naman tama yun because he might just have a bad game. So, you always think that the game is always clean. There's always integrity in the game. Maski kami, bakit sinabsin na gito? Ang gandang laro, di kami na ngayon. Pero sa PBA, professional na to eh. Ito yung kahanap buhay na namin eh. So, hindi kami pwedeng to be branded or to be even speculated as involved in any, fixing of the game. Kasi itong buhay namin eh. Lalo na yung coaches. Alam ni Coach Philip yan. Bukas, nandito kami. Mamaya, nandito kami. Bukas, wala na kami. So, talagang importante yung integrity, especially sa coaches and referees for that matter also. It's during your stint as a coach of PBA or Gilas, wala ba kayong duda sa yung mga players na kasabuat sa game fixing? Well, in my years of coaching, kasi yes, I cannot naman speak for the other coaches coaching other teams, no? Pero ako, in my experience coaching my team, wala akong pinagdudahan na player. Wala talaga. So, meron kayong coaches association? Am I correct? There is or used to be a BCAP. Mm-hmm. I don't know kung still active. It's still existing, but I'm not sure if it's still active.
if it's still active or still ongoing your organization, pero meron BCAP, yes. Who was the president of BCAP? Before, I know it used to be sina Coach Yang, sina Coach Chito, sina Al Francis Chua, Coach Al Francis, and then na turn over kay Louis Gonzalez. Yes, kay Louis Gonzalez, but I don't know how active it is now. All right. Okay, thank you, Coach Jong. Attorneys, Sagisag, off topic, hindi as a game fixing. Si Sean Chambers, coach ng FAU. Correct? FAU sa UAP, di ba? Yeah, apa. Pumayag yun na Amerikanong coach. Hindi ba insulto sa mga Filipino coaches yun? Na wala na makukuha. Well, although that is a prerogative of this school, yes, no? Yes. Pero some quarters feel that there are a lot of Filipino coaches na magagaling mga coach. Bakit kinuha ang isang dayuhan? Okay. First and foremost, Senator, this has been an issue before. Nabanggit niyo yung BCAP. I think it was raised also in the case of Coach Tab Baldwin nung una siyang nakuha. But I think if you look way back also, I think it was a Supreme Court case that ruled on the case of Coach Tim Kuhn. No, na, and besides po sa aming bylaws, and especially now in the age of globalization, nandun kami sa diversity and globalization. That's why even our foreign student athletes, we took a stand within limits na pwede pa rin po ang aming foreign student athlete. I think the NCAA took a different route, no, and we would not make judgment on that decision. So that's why meron pa rin po kaming foreign student athletes. And pwede po. Pwede mag-coach sa UAP. Yes. What about NCAA? Payag? I'm not so sure, Mr. Senator, but I have to check our manual of operations. But I don't think there's any express prohibition yet. But I'm not so sure. I'll have to check. I'm sorry, I'm not all too familiar with that. But UAP, you allow them, huh? You allow them. Foreigners to coach the schools. Yes, and we hope that it's a mayroon transfer technology and hopefully bring out the best in us. And at one time, I think there was a Filipino coach who actually beat a foreign coach. And most recently also, we took the stand, the kaya ng Pilipino. Our current MVP is Kevin Cambao, a Filipino beating the pool of foreign student athletes. So pati wala hong kulay, we believe that ang kagalingan ay wala pong kulay at wala pong race. All right, thank you. Okay, Don Aliado. Dito. Good morning, Mr. Chair. Okay, you caused a stir with your series of tweets in 2012 saying that PBA games are fixed. And then you later retracted. You said there's no game fixing in the PBA, and there never was. For that statement, you were remitted with 500,000 fine and banned for one conference PBA. Can you elaborate to us why you said that the PBA games are fixed? Good morning, Mr. Chair. It was at that time, from what I remember, it was a heat of the moment type of situation. And at the time, I was very competitive and the frustration got the best of me. And I took it out on Twitter. And it was a baseless accusation against the league that helped nourish me as the person I am today. So immediately I apologized publicly. And we met with the PBA officials. They understood my situation. I sincerely apologized to them. I still had to serve my penalties. But in my 16 years, before I went, after the suspension, I was able to come back and play another 3 years. And I became a sports commentator, analyst for the PBA. Now, during my 16 years in the PBA, I did not come across any suspicious or individuals coming to me about game fixing. And my coaches, of course, Coach Jong or Chico before, he has handled me. Also, I was on the team with Alaska, with Nicky Backman, who is now with the PSC. And they've handled me before, and it's so
I was under them before, and they can vouch for my integrity of the sport. I'm very competitive, and my moral fiber goes deeply against the manipulation of games. This is something that's God-given, your talent, and if you use it for something to benefit yourself, and really screw up the game, it's just not right for people. And maybe we can, you know, by having this meeting here, I think this will open up a lot of things, and we should have criminal cases against people who are found guilty of such acts. Thank you, what Mr. Chair. What prompted you to rant about this game fixing in PBA? Aside from your frustration. Sorry, Mr. Chair, rat? Aside from your frustration, what prompted you to say that these games are fixed, were fixed? I wasn't in my right frame of mind from what I remember at the time. And the frustration and my emotions were very high. I'm very competitive. And it got the best of me for one particular night. Then may rason yan eh. Bakit ka nagsalita ng ganun? There must be a reason behind that. Aside from your frustration. It's possible, you know, frustration lang. Mr. Chair, it's it goes by the old saying. When you are in the heat of the moment, sometimes you say things that you don't mean. And that goes beyond, you know, anything that we do here. Sometimes we get mad, and you know, in the games we get mad. And we curse out the referees, we curse out opposing players, we curse out fans. In the heat of the moment, we do things that aren't normal. And unfortunately, that evening, my emotions got the best of me. But I retracted those things. I made my amends with the PBA. And I was able to enjoy 16 years of professional life in the PBA. Thank you, Mr. Chair. You were playing for Baraco, Red Bull? At Baraco, that time. During that game when you said that these games were fixed, you're playing for Baraco? Yes, Mr. Chair. And who was your opponent then? What team? If I'm not mistaken, Mr. Chair, I believe it was Powerade. I don't remember, Mr. Chair. You lost that game? Yes, Mr. Chair. All right. It says here that Aliado's tweets were triggered by the non-call in the Energy's game against Powerade last Tuesday when referee Peter Balao failed to whistle Tigers import Omar Sneed for the 3-second violation, despite lying flat on his back inside the shaded area for well over the allowed limit. Who is this? Import niyo ba ito? Omar Sneed sa kabila? I'm not familiar, Mr. Chair, of the name you just mentioned. Excuse me? I am not familiar with the name that you just mentioned. Tigers import? Ano? Power 8 Tigers ba ito? Oh. Tigers import? Ah, Coca-Cola. Mm-hmm. Import. May import daw Omar Sneed for a 3-second violation despite lying flat on his back inside the shaded area for well over the allowed limit. You're not please. Aware of this? Forgive me, Mr. Chair. It's been well over 10 years. I'm just trying to remember as best as I can. I think that was also, there was a situation where a player just laid down in the middle of the key. And in basketball, you only have 3 seconds inside the paint, is what we call it. And anything more than that, it's a violation. It's a clear violation. Maybe at that time, he was in the key for more than 3 seconds. And again, frustration mounted up throughout the night, me thinking about the calls that we should have gotten, the calls that we did not get. And the frustration mounted, Mr. Chair. Coach Jong, naging player mo si Don? Opo, yes, Senator Jingoy. What can you say? hindi si wala man akong ano si Don ni recruit ko yan sa Lasalle and he played for me in Lasalle, so he was still an amateur at that time in school, diba? So mabait naman tao si Don, eh ko lang kung ano sabihin ni Chairman Dickie, pero sir,
Don Aliado, one question. Yes. Yes, kung babalik ka po sa iyong career, you will play again professional or through MPBL or PSL, are you willing to play for Coach Senator Estrada? Hindi pa, excuse me, hindi pa payag yung mayor niya. Pasagutin muna natin si Ayones. Si pasagutin mo, Chairman. Mr. Chair, can you repeat the question, please? Okay, I will translate it. If given a chance, Mr. Aliado, would you want to play for the San Juan Knights under Coach Jingo Estrada? Hindi makasagot eh. Senator, you'll have to speak to my manager. Who is your manager? A former PSC commissioner, Mr. Alfredo Mendoza. Who? Mr. Alfredo Mendoza. Not your mayor. Al Mendoza, the... How old are you anyway? The writer? Former PSC commissioner. Alfredo Mendoza po. How old are you? 46 po. Mr. Chair. So, pero na. Hindi mo makakatakbo. Overage na ako, Senator. Thank you. Anyway, baka si Senator Bato may mga tanong. Senator Bato, do you have any... question or wala pa tayo pakukulong dito. Nandito po si Senator Bato. Siya po yung number one enforcer of Shoko's order and contempt here in the Senate. Di ba? Ingat po sa pagsasagot dahil okay, pa-contempt kayo ni Senator Bato. Thank you, Mr. Chairman. Yung natanong ko lang si Chairman Kenneth, can you please educate... Commissioner, Senator. Commissioner Kenneth, can you please educate me? Kasi ang alam ko lang kasi na basketball, yung Paul Sungo. No blood, no foul. Kahit na ice water lang yung pustahan namin, pero walang foul kung walang dugo na lumalabas. Yun lang alam ko na basketball noon, pero itong nangyari ngayon na game fixing, gusto ko lang malaman sa inyo kung no harm, no foul dito sa inyo. Sa amin doon sa Mindanao, no blood, no foul. Kung hindi ka nudugo, walang foul na tatawag dyan. Yung nangyari ngayon dito, Commissioner Kirit, gambling ba is a necessary requisite for game fixing? Nangyayari ba ang game fixing dahil sa gambling or may other reasons na mangyayari? We're not sure, Your Honor, kasi maraming reasons. Like yung mga players nga minsan, sabi nga ni Coach Jong, may mga off nights talaga. But pag off nights, that's not game fixing. Dahil physical limitations niya yan eh. We understand that. Pero yung sinasabi mo talaga na there might be game fixing, nagkakaroon ba ng game fixing dahil mayroong gambling? Ano bang rason bakit nagkakaroon ng game fixing? Tingin ko siguro, Your Honor, possible. Possible po na may mga game manipulations sometimes because of may mga betting spot, yeah. Mga online betting spot. Well, the question of Senator Bato is very valid, no? Kasi some sponsors sa MPBL, PSL, ang sponsors merong ano yun, parang sugal, may okay bet, merong ano yun, may iba-ibang ano, ha? Then yung mga website na involved sa sugal, syempre minsan may mga ads yan na tinitingnan din ng mga mananaya. So, minsan na-influensya yung outcome ng laro. No? So how do you deter it? Para nyo maiwasan yung mga klaseng, yung ganong klase? Your Honors, honestly, mahirap din talaga dahil may mga online betting sites talaga. Just like in any other leagues, just like in NBA, meron din. PBA or ibang mga leagues, meron din. So,
minsan ang hirap talaga, ang ginagawa na lang ng liga is to just monitor, no, kung anong base doon on that certain day ng mga ads na naka ano sa betting sites. So yun lang pinaka the best na magagawa, and then the results of the game sometimes yun na nakikita natin na may mga patterns po. Kaya nga, kasi nga, I was listening to the explanation of this young man, si yung at Kimbu o magkatimbuhan. It seems very kwan naman, very totoo yung kanyang pag-iyak. Nakikita ko, ha? Hindi naman sa kinukumbinsi ko yung decision mo, ha? Meron kasi minsan may iyak ng buwaya or iyak ng monkey or whatever iyak. Pero nakita ko sa iyak niya kanina na mukhang talagang legit naman yung pag-iyak niya. Now ngayon, when you say red flag, inisyuhan nyo ng red flag, ngayon siya vehemently nagde-deny na hindi daw talaga siya involved sa game fixing. Now, gusto ko ibalik sa kanya yung question na kung ikaw, honestly, personally, sabi mo, hindi ka involved sa game fixing, bakit nagkakaroon ng ganitong investigasyon at bakit ka na-issue ng red flag, at can you say na walang game fixing involvement dyan sa buong team mo? O ikaw lang makapagsabi na, ako sir, wala, hindi ako involved. Pero baka yung coach ko involved. O baka yung ibang teammate ko involved. Baka yung team owner ko involved. So parang klaro natin, because the meat of this investigation is game fixing, na baka may gambling nga na involved. So, can you say that sa buong team mo na involved, na walang involvement sila sa lahat sa game fixing, o ikaw lang? Yes po, yung buong team po namin, your chair, na wala pong game fixing. So you want to it's very hard to English. This you want to Tagalog lang po para maintindihan ko rin po. Tawag yan, basta gusto mong pakawalang sala yung buong team mo. Yes po, kasi wala talagang game fixing na ginagawa. Yes po, kasi po lagi ko po silang kasama. Yeah, ako ngayon, sa ngayon nasa iyo, naniwala ako. Opo. Dahil umiyak ka sa harapan namin. Pero yung ibang teammate mo hindi pa umiyak eh. Kaya hindi ako naniniwala sa ibang kasamahan mo. Baka mamaya ikaw lang nagmamalinis ka dito, pero sila involved talaga. Dahil bakit nagdududa yung management? Bakit nagdududa yung sila commissioner na mayroong game fixing? Bakit nga sila nag-institute ng measures to avoid game fixing? Yung issuance of, alam ko kasi yung yellow flag, red flag ay para sa football lang yan, di ba, soccer? Pero umabot na sa basketball pala yan ngayon. Mabuti nalaman ko na may ganyan pala sa sistema. Pero sigurado ka? Pati yung team owner mo, hindi involved sa game fixing? Yes, po, Your Honor. Sino team owner na pinaglaruan mo? Yung sa Bacolod po is yung Angeles Resort po. Si... So lahat ng team mo, pati coach mo? Yes po. Kasi po, nagbe-base din po sa kung paano po kami magsama-sama. Tsaka po sa araw-araw po na sakripisyo po namin sa ensayo. So lahat po doon, kumbaga, nagsasacrifice po talaga para mag-ensayo. Tsaka po talaga, ang key po namin is to win every game po. Okay, pero yung narinig ko, sabi ni Sito Jingoy kanina, na sinabihan mo daw yung player niya, sige, mag-drive ka sa harapan ko. Mag-score ka. Sinabihan mo yun? Totoo yung sinabihan mo? Hindi po totoo na pinapashoot ko po. Nagsinungaling si Sito Jingoy? Hindi po, hindi ko po sinasabi. I explain po na may mga game plans po kami na katulad po siguro, yung player niya po is guard, like kaposition ko po. So nagkaroon po kasi kami ng scouting before the game po, na yung team po ng San Juan and ng mga strength ng guys nila is shooter po talaga. And nakita rin po namin sa stats ng PSL na very good po talaga sila sa 3-point shot. So may mga game plans po kami na to drive po, dun po kasi yung weakness nila. Okay. And mabawasan po yun. Kala ko pinapashoot mo lang kasi sa akin po, kung naglalaro ko ng basketball, ang sabi ko sa kalaban ko, sige, drive ka, tingnan natin kung saan ka papulutin. Drive ka. Yun sa amin noon eh. Yun lang, Mr. Chairman. Marami sa salamat po. So, kaya nga, yung mga sinasabi, revelations niya, Commissioner, siguro that's something to ponder on sa inyo para naman tataas yung credibility ng liga ninyo. Kasi
kung kayo mismo nagdududa sa mga player ninyo, eh how much more yung mga viewers, di ba? O, sabi nga, kayo nag-issue kayo ng red flag, yellow flag. So, may meaning, mayroong cloud of doubt doon sa mga sa inyo. So, kami mga viewers, baka mawalang gana, di ba? So, nakita mo na may explanation niya. I just want to help promote basketball dahil dito tayo nakikilala yung Pilipinas. Ang kahit na kulang sa height, hindi kulang sa spirit. Dito tayo nakikilala na gustong-gusto natin yung basketball talaga. Buong bansa. Walang Pilipino na hindi marunong mag-basketball. Lahat ng Pilipino marunong mag-basketball. Kaya we have to protect the game itself at sana i-promote natin dahil napakaganda po ng basketball para sa atin. Diyan tayo masaya. Kahit ako, wala akong kain. Nagpapastol ako ng kalabaw. Dala-dala ko yung aking abigo na radio. Nakikinig ko, Jaworski! Hinampas si Jaworski si patrimonyo. Nakikinig ako sa radio habang nagpapastol ang kalabaw. Sobrang, everybody loves basketball. Totoo yan. Thank sobrang you. Passionate po ng basketball si Senator Bato. Nakalaro ko to noon. Yung AFP-PNP tournament sa Davao, nag-sponsor po si former president and former mayor between PNP, AFP, lahat, Navy, Air Force, to promote sportsmanship and camaraderie. At ilang beses nga kami nagkalaban sa championship ni Senator Bato. Ganun po ang kanyang passion sa paglalaro. At Mr. Sherman, I would like to remind you na both of us were involved in game fixing. Game fixing na yung dalawa, di ba? Bakit? Nag-usap tayo na huwag na tayo magsuntukan sa court. Kung anong result nitong basketball na ito, laro lang tayo, pero yung premyo, sino mag-champion, kung ikaw mag-champion, kami may personal runner-up, isahin natin yung premyo, hati na lang tayo. Para hindi na mainit ang labanan. That's game fixing yun. Yeah. Game fixing yun. That's the Bato formula. Para fair, totoo yun ha? Nagkaroon kasi ng championship, ang premyo 300,000 ang mananalo ng finals. 200,000 yung first runner-up. Sabi ni Bato, para hindi maging mainit yung laban sa championship, pero walang laban tayo kung sinong mananalo. Pero sinigurado na niya na, sabi niya, hati na lang tayo, 250-250 na lang pag sinong manalo para hindi na madugo yung laban para tabla. Panalo dito, pagkatalo ka, di same ang matatanggap. Hindi ko masasabing game fixing yon, pero that is the Bato formula. Yung pinaglaban natin, Mr. Chairman, was prestige na lang. Yeah, prestige yabang na lang. Kung sinong champion, mayabang ka. Pero pagdating sa pera, hati-hati tayo. Hati-hati. Ayan lang, ating kapatid. Tama yan. Tsaka, totoo ba yun, Senator Bato, nung sobrang passionate mo ng... Totoo yung sabi niya, pag nag-drive ka, sige, drive ka. Isang beses, ganda ang knockout game yun. Siya rin, isa sa coach ng playing coach siya ng team niya. Sabi niya, drive. Totoo ba yun na pag-drive ng kalaban mo, sabi niyo, pag nag-ano, bigyan mo. Totoo yun? I refuse to incriminate myself. Mr. German. Bigyan mo. Tapos, nung natumba pag yun, dagdagan mo pa. Like, ganun po siya ka-passionate sa basketball. Pero, kaya, yun ang sinabi ko kanina. Kung merong destroyers ang PBA, meron tayong bulldozer. Sige, subukan nyo pumasok. Bigyan kayo ni Bato. Anyway. Just one more question. Apo. Just improve yung liga ng MPBL. And this also applies to PSL. Kasi there are teams na talaga na walang balak na manalo. Yung mga hindi talaga hindi qualified talaga na sumali sa kahit sa isang amateur league o sa interbarangay. Sana iwasan na natin 'yun. Iwasan na natin yung mga ganung klaseng team kasi that is also a factor sa game fixing, no? Kasi lalo sa PSL mayroon mga teams diyan na talagang 0-15, 0-16, and same is true also with the MPBL. Sana iwasan, i-screen ninyo mabuti kung talagang competitive yung kanilang team na ipapasok dun sa liga. Yes, Your Honor. Actually, nagkaroon na kami ng decision this season na yung mga teams na nakalist
Most probably kasi doon sa based doon sa mga investigation namin, yun yung prone to game operations. Yes, correct. So hindi namin pinapayagan this season yung teams na nakalist. Mm-hmm. Actually yung Bacolod team po last season nakalist po yun. Sana itong next season ninyo, which will commence on April 6, sana lahat competitive na. Maging competitive na para maging masaya naman pati yung mga viewers sa probinsya. Kasi minsan nag-out of town yung liga ninyo, yung league. Para naman mainganyo yung mga viewers, mga fans ng basketball. Kasi marami na talaga nanonood ng MPBL. Just to suggest lang just to improve the quality ng liga. Yes, Your Honor, we're going in that direction also. And if I may add lang po yung legal po ng MPBL. Mm. Good afternoon, Mr. Chair, Senator Jinko, and Senator Bato. First off, siyempre, we want to emphasize na si MPBL was founded by Senator Manny to give a flat platform for homegrown talent sa Pilipinas. And itong red card, yellow card system was implemented, initiated by him to eradicate game manipulation and game fixing within his league. So itong system naman to, it is not arbitrary. It has basis, no, aside from eye test, from the stats. And I think we also implore GAB to look into a partnership with Sportradar. Kasi yung reports po ng Sportradar, yung betting patterns yung tinitingnan niya for a specific game. So if may specific game that has been manipulated, madedetect nila. And yung patterns nun, mare-report nila sa MPBL. So, yun lang, Senators. Chairman, Dicky, what can you say about game fixing? During your entire career in the PBA, have you experienced game fixing? Puro hearsay naman, sir. No? So, as a team manager, as a player naman of Alaska Aces, you know, there are rumors, pero with Alaska... What kind of rumors? Like when a team loses, benta itong player, benta itong player. Pero it's something with Alaska that we don't focus on. I think it's a job of the team manager and the coaches actually to motivate the players to perform well. And that's what we focus on. Kasi if a coach or a team manager accuses a player or anyone else, then... Kumbaga, sira na yun, ano, yung team manager or yung coach. So, for us sa Alaska, we just focus on motivating the players and making sure they perform well. Mm. You and Don Aliado studied in Lasal? Yes po. But English kayo na English, di ba? Pwede kayo managalog. Ito si Coach Jung, Lasal din to, di ba? Saan ba yun? Well, anyway, at any rate, Mr. Chair, siguro... Senator Jinggoy, yeah. Meron lang po ang additional na tanong kay Chairman Bachman since you were not around during our first hearing. Paano po ba ma-establish yung intent ng mga players that engage in game fixing considering the need for a fair and evidence-based approach to differentiate intentional and from an intentional misconduct. How can we determine the intent without unfairly targeting athletes? No, the truth always. I would think sa PSC naman, observing PSC in the Asian Games, Southeast Asian Games, wala naman sa national training pool and amateur athletes naman. Kasi we're talking about playing for the country here. So it's really hard to say. It's also difficult as a professional player to accuse the players also or coaches of game fixing. So it's a very thin line that we have to actually thread lightly. You know, if there's actual proof that they have, then oh, so be it. Pero pag mga statistics or, you know, sports radar, but it's still like Coach Jong said also, na ba? Masama ang gising ng player, then apektado yun, ano, yung game nila. May problema sa bahay, apektado rin sa laro ng player. So it's very hard.
wala kang napansin or any instances where allegations of game fixing, and what were your findings? So for PSC, wala naman po. None so far sa PSC. At itong Attorney Clarin, na napansin ko kasi na since professional yung sinasanction ninyo, PBA, wala masyado tayong narinig, no? Mostly nasa MPBL. Ano ho bang sa tingin ninyo kung bakit sa MPBL o sa PSL and naglagay na sila ng yellow card o ng red card? Ito trabaho po ng GAP yan, to sanction, to revoke licenses ng professional players. Ang gusto natin dito is paano natin ma-harmonize, malagyan ng ngipin, maayos itong batas na ito para maiwasan na itong alleged game fixing. Thank you, Mr. Chair. Honorable Senator Jinggoy, Honorable Bato de la Rosa. Mr. Chair, tama po kayo. Marami pong allegations of game fixing ang sinasabi po talaga natin, sa either hearsay or sobrang hirap po talagang mapatunayan. So sa ganang amin po sa Games and Amusements Board, we really encourage yung mga po league owners, yung mga liga, na meron po silang sariling code of conduct at disciplinary actions na i-impose sa kanikanyang mga liga, knowing fully well na regardless of the code of conduct or the disciplinary measures that they are implementing within their own league, nandito po si Games and Amusements Board also to investigate. Sa katunayan nga po, nung lumitaw po yung 47 names na lumabas po sa MPBL, we conducted our own investigation and it's ongoing right now, and we're coordinating obviously with Commissioner Kenneth Dorendez and the team. As well dun po sa Juan Monti, Your Honors, nung pong lumitaw po yung allegation na yan, we issued already mga ano po natin, mga letter to explain. At ngayon po, meron pong 8 na hindi sumagot. So currently, they are blacklisted. Hanggang sumagot po silang iba po, sumagot. So we're investigating everything po. So yun po, nakikipagtulungan po tayo sa mga liga. And sinasabi po natin na again, we encourage each league to have their own code of conduct and implement their own disciplinary measures, knowing fully well na even without complaints po, kami po pag nalaman namin, we can investigate on our own, either suspend or blacklist po yung mga players po natin, mga professional players. So sa ayon kayo na lagyan pa ng ngipin itong ating batas, increase penalties. increase imprisonment, are you in favor of this? Yes po, the Games and Amusements Board po fully support the measure to provide better teeth, meaning po itaas po natin yung mga penalties and fines, at itaas din po natin yung buwan o taon ng pagkakakulong to become deterrence. Kasi nga po sinasabi natin, napakahirap pong patunayan, and if we criminalize the game fixing, game manipulation, kailangan po nito ng proof beyond reasonable doubt, na alam po natin, katulad nga po ng sinabi ni Chairman Dicky Pacman, na marami dito hearsay, tapos yung mga professionals po natin wouldn't want to allege, to impute bad faith or any criminal actions against dun po sa mga kasama po natin sa industriya. So this law will become a deterrent, meaning yun po, kung medyo maliit lang po yung feeling nila, nakikitain nila, or marami pa po silang pangarap sa buhay, this will deter them from engaging in this illegal acts kung talaga pong makikita nila na talaga pong may ngipin po yung batas natin against game fixing. Ano ba sa mga professional sports ang madalas ng occurrences ng game fixing bukod sa basketball? At paano ba under your mandate, no? Ano po bang ginagawa ng inyong pamunuan sa tuwing magkakaroon po may napapabalita nga po na game fixing? Paano nyo ba, ano yung proseso ng pagsampa ninyo ng kaso sa kasalukuyang batas at action sa mga athletes o players na sangkot sa game fixing, at paano sila maghain po naayon sa kasalukuyang batas natin? Thank you, Mr. Chair. Ang ginagawa po ng Games and Amusements Board, pagka po may mga allegations po ng game fixing, kasi again, ang hirap patunayan. Pero below that allegation of criminalization po, pwede naman po natin i-impute kung may unprofessional conduct yung mga atleta po natin. So even doon po, dinidisiplina natin yung ating mga atleta. And we also make sure that we talk to the leagues, we talk to promoters, managers of other sports,
Doon po sa tanong ninyo kung alin pa yung ibang professional sports na medyo involved in allegations of game fixing aside from basketball po, yan po. Meron po yan sa billiards po. Pero hindi naman po ganun kaingay ang allegations of game fixing kumpara po sa basketball. So yan po yung ginagawa natin. Pagka po may nababalitaan tayo na may allegation and professional conduct ng isang atleta, pwede po silang dumunog sa GAB at mag-complain and we will investigate. Saga ng amin po dahil meron po kaming quasi-judicial power to investigate. So we make sure that we investigate and we penalize yung po mga atleta na involved. Thank you po. Salamat. Segue lang ako rito sa I had the opportunity to discuss with Senator Tolentino, another sports enthusiast po ito, kasama natin dito sa Senado. He will discuss this in the future, no, concerning naturalized players, since we are the one who passed the law granting citizenship on those naturalized players like Justin Brownlee, Kwame, Blatch, no, sa PBA, sa professional leagues. Naturalized players ay hindi bawal palaruin as a local player sa PBA since magkakaroon po ng balance problem dito kung magiging local player na sila. Pero ang nangyayari, kahit naglalaro na sila sa ibang bansa, even in Japan, and even our local players naglalaro na because maybe mas malaki yung sweldo dun sa ibang bansa kontra rito. But itong naturalized players, pinaghirapan natin rito, naging naturalized Filipino citizen na po sila. At saan mo ba kaya sa tingin ninyo pwede silang magamit, makapaglaro para hindi na pumunta sa ibang bansa at makapaglaro dito to make teams more competitive, to make balance ba siguro? Anyway, kayo pong mas nakakaalam dyan sa inyong mga respective leagues. Sagutin mo po, Attorney Melvin. Well, of course, that will be addressed to the discretion of the Board of Governors if they so wish to allow naturalized players to play the PBA. I will bring it up with them, sir. Kay Commissioner Duremdes, kasi meron akong isang naturalized player na nasa lineup, hindi nila pilaro. Ayaw niyo ba talaga palaruin yung naturalized player? Ano bang requirements ninyo? Kailangan Philippine passport. Basta may Philippine passport. Your Honor, may Philippine passport. May Philippine passport. May Philippine passport. Meron na. Tingin ko, Your Honor, hindi kaya afford ng mga talent fees niyan. Dollars ang binabayad dyan sa mga naturalized. Hindi. Nasa lineup ko eh. Ba't ayaw nyo payagan? Di ba requirement nyo lang? Basta may Philippine passport. May Pilipino na, grant na ng citizenship ng Kongreso. Senator Jinggoy, halimbawa, no, yung mga teams na nasa sa bottom, yung pag once na hindi sila pumasok nitong conference nito, baka pwedeng bigyan sila ng opportunity na mag-hire ng naturalized player to make teams more balanced and more competitive. Maaaring pag-aralan nyo. Ganda yun eh, kasi boring manood ng laro na alam mo ng resulta, tapos na yung resulta, tatalunin talaga sila ng team. Pag-aralan nyo lang po na mabuti. We have talents available just to make it balanced na lang po. No, I'm sure before, ginawa ninyo po yan, di ba, yung pag na-out yung team, sila yung pwedeng may opportunity to hire taller imports than yung sa mga maliit. To make it balance. I'm speaking para sa ating mga naturalized players na pinaghirapan natin dito sa Senado, and then wala na, hindi na sila magagamit for future competitions. So nagna-naturalize tayo, and then pagkatapos wala na, dami. Daming dumaan dito, Senator Jinggoy, Senator Bato, na maaaring magamit nyo pa to make your league more
competitive. Last question lang, Senator Bong. PBA, Attorney Mendoza. There was an article which said that the PBA has a three-strike policy in relation to game fixing. Totoo ba? May policy po na anything against game fixing, we will three-strike policy raw. I'm not sure about the three-strike policy, Your Honor, because as of now, even based on integrity reports and on the reports of the teams themselves, we are not aware of any game fixing. So, nakalagay dito, if a player gets involved in game fixing, the Board of Governors will mark that player with one X. A second X will result in a trade in a subsequent journeyman career, while the third X leads to a ban that is done quietly and is not announced in public. Tama ba? Not necessarily a three-strike policy, Your Honor. It's more of there's a provision actually in the uniform player's contract that if any player is found to be involved in game fixing, banned na po kagad yan. Banned makalaro sa PBA? Yes, sir. Not banned for life? Pwede maglaro sa ibang liga? Basta sa PBA, banned na? Yes, sir. So how can you determine if a player is involved in game fixing? Well, of course, you will have to go through a due process investigation and we'll have to, of course, prove that game fixing really existed. Meron na bang pagkakataon na meron kayo inimbestigahan? Is there any instances that you've investigated a player that was involved in game fixing? None so far, Your Honor. None? Yes, sir. Since the inception of PBA? Oh, I'm sorry. For years before, we are actually celebrating our 50th year in 2 years. And next year, di ba? 2025. Yes, sir. Yes, I'm sorry. Kailan ba? Kailan 1975. Oh. Yes, sir. O, nag-umpisa si Philip Cesar, 1975. So, next year. Yes, sir. Huh? Wala pa kayo na-imbestigahan kahit isa? To my knowledge, sir, wala po kong... Si Philip Cesar, di niyo na-imbestigahan noon? Mabait pong player yan, sir. Okay. Alright, that's all, Mr. Chair. Are there any questions from my colleagues, Senator Bato? Sa lahat ng resource persons, wala na kayong gustong i-share? Siguro, Sen Bong, yung tatlong players na nasa red card ng MPBL, kausapin niyo na yung mga officials ng MPBL. Kung kinakailangan niyo kausapin si Senator Manny Pacquiao, kausapin niyo na talagang wala kayong kinalaman sa game fixing. Again, I am here not to destroy your future. I'm here to help you, to clear your name. Kausapin niyo yung MPBL. So, if wala na po with that, thank you for attending this committee hearing. We thank our resource persons for sharing their insights on how we can eliminate game fixing in sports. The committee will further study the bills and consult the stakeholders in drafting of the committee report. I-harmonize natin to, pagandahin natin. Ang aim po ng batas na ito ay ating bigyan ng ngipin at maiwasan na po ang game fixing at mas mapaganda pa ang competition dahil ang Pilipino po ay kilalang kilala bilang basketball fans. Bigyan natin sila ng kanila. What is due sa ating mga basketball fans? Yung thrill ng laro and sportsmanship. Again, thank you. This meeting is hereby suspended.